Go. Share mo na lang sa live, ah. Chad. Okay. Oh, yan na. Live na tayo, mga sir. Ayan. Share ko muna. Hindi pa nalabas yung ano ah, yung meron na. Live. Meron na. Okay, magandang hapon po mga kasolar. Ngayong hapon po ay ika-apat na araw po ng ating solar online discussion. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang ating pong topic ay about Li-FeO4 battery, lithium ion. Okay, ang ating pong mga presenter at lecturer ay si Kasolar Michael Yasay at Ray Wamelda. Okay, pwede nyo pong introduce yung inyong mga sarili. Okay. Salamat Sir Den sa opportunity. Ako nga po pala si Michael Yasay sa Lawag City po, ang aking area. So bale, reseller po ako ng Li-FeO4 at saka at the same time solarista rin po ako. Ayon. Good afternoon po mga kasolarista. Kilala nyo na naman po siguro ako, nasa day 4 po tayo. Ang topic po natin ay Li-FeO4. Si Sir Michael nga pala po ang aming naimbitahan na maging speaker ngayon. Siya po ang bahala magpaliwanag sa inyo kung ano ba talaga ang Li-FeO4. Andiyan rin po pala si Sir Ray Relion para maging kasama natin sa pagdi-discuss. Sila po kasi ang may mga master natin dito sa ano, lithium at saka Li-FeO4. Ayun. Bro Dens. Okay, naka-live na po ba tayo? Naka-live na bro Chad? Oo, okay na. Naka-live na. Naka-share na rin. Okay, sino bang unang magpipresent sa inyo? Ako na sir. Para sige. Ano, matapos na to. Ah, sige. Kasi na-discuss na namin yung flooded, yung mga AGM, VRLA, gel type. Na-discuss na yun sa off-grid, although pahapyaw lang. Pero ina-encourage kasi natin yung viewers na mag-research sa YouTube at sa Google. Kasi hindi natin pwedeng i-discuss lahat ng detalyado. Lalo-lalo na pag ganitong virtual parang webinar o online discussion lang. So sige si Bro Yasay, Bro Michael Yasay ang unang magpi-present about Li-FeO4 para malaman natin kung anong kaiba nito sa battery ng truck at battery ng sasakyan at battery ng solar na lead acid na ating ginagamit. Okay bro, go. Okay, salamat sir. So bale, mag-start na tayo ng presentation. Yun. So bale, ang pag-usapan natin is all about Li-FeO4 ano. So marami kasing klase ang Li-FeO4, meron silang tinatawag na cylindrical. Kung nakikita yun yung mouse ko, mga cylindrical itong mga bilog-bilog, parang ever ready kalaki. Meron type na may tubing, yung sinasabi nilang may screw at parang tornilyo sa mga bawat dulo. Meron din yung wala naman, which is yung sa baba nitong sa aking mouse, mga ano naman ito. Usually, ginagamit to pag merong nag-laser, pag laser welding process. Tapos sa gitna naman, kung makikita nyo yung photo ng EVE, which is sikat na sikat ngayon, ang ating
EVE cells na prismatic na may aluminum casing. So ang tawag natin dyan is, ganun pa din, prismatic pa rin ang common name, pero ay an aluminum casing. Tapos meron din tayo dito, may example ako dito ng pouch type na LiPo4, which is ang main manufacturer na alam ko is ang A123 cells. Yun yung kadalasan na product nila is mga pouch LiPo4. Tapos meron din ako ditong prismatic na kalb, which is ito naman yung mga sinaunang mga LiPo4 na pangmalakihan, which is plastic casing naman sila, parang mga very rigid talaga sila. Okay, so ano ba talaga ang LiPo4 na tinatawag? So ito ay short name din po niya is LFP or lithium iron phosphate ang sinasabi. So ito ang para sa akin, ito yung rising star ng ating storage eh. Kasi aside from lead acid, may panibago na naman na storage na which is affordable na din compared doon sa lead acid at saka sa mga 18650 or mga vape batteries na tinatawag natin kadalasan. So ito nga, relative ninyo, bago sa atin, pero actually matagal na ito. Pero hindi ito ginagamit sa consumer electronics, makikita po natin yan mamaya. So meron akong comparison sa mga tatlong types ng lithium type batteries. So iko-compare natin muna sila at titignan muna natin kung ano yung mga types na iyon. So unang-una is lithium cobalt oxide. Yun yung mga batteries na ginagamit natin sa vape, sa mga cellphones, sa mga laptop, tablet, o lahat, mostly mga electronic devices, portable devices, karamihan. Ito kasi is mas higher energy density. So makikita natin ang advantages yan mamaya. So next, sa tatlo is lithium manganese oxide, which is also type of lithium na part din siya ng pang mobile devices, tablets, etc. But mas safer ito compared dun sa LCO. So ang ating main battery naman dito na ating pag-uusapan is yung lithium iron phosphate, which is mas safer for both of these two lithium types so far. Okay, so ano bang benefits ng mga sinabi kong battery katulad ng LCO? Ito yung sinasabi ko na mas higher density. Ibig sabihin, ang higher density is maliit lang yung volume niya pero mas malaki yung watt hour storage para sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng higher density, energy density. Ngayon, ang karamihan sa problema ng mga to, kung makikita nyo, marami sa YouTube, marami sa Facebook, maraming nakikita na kadalasan sumasabog o kaya nasusunog, mga ganyan. Rason kung bakit nasusunog is due to its chemistry. May oxide kasi, carbon oxide. Yun ang mga karamihan na nasusunog. Kadalasan, sorry. So, next one is yung lithium manganese oxide naman. Ito naman is much safer siya compared dun sa LCO, which is much safer in the essence na similar chemistry or same same types of batteries na like lithium din. Pero itong battery na to is mahina siya pagka hindi maganda ang performance niya pagka mainit ang temperatura. Dito po pwede sa mga mataas sa temperatura. Halimbawa, bilagay mo to sa sasakyan or something, hindi siya magiging maganda ang performance niya. Tapos mas mahal pa siya, more expensive siya compared dito sa LCO. Ngayon, sa next slide is yung LiPo4 naman. Bakit sinasabi natin is mas maganda ang LiPo4 kumpara dito sa tatlo? So unang advantage talaga niya is based sa specifications or mga experiences ng mga nakagamit na is umaabot to ng 2,000 times or cycle times. Ibig sabihin, at specific point, meron din yung sinasabi na kung mas
kung ginagamit mo siya at 80% depth of discharge, so basically umaabot ka ng 2000 cycles. Kung gagamitin mo naman siya ng mas mababang depth of discharge, possible na mas tataas pa siya. Ganon din, parang inversely proportional to eh, yung DOD niya versus sa cycle time. Kung mas mababa DOD, mas mataas ang cycle time. Ganon din yung current. Pagka, actually, dito sa sinasabi ng specification ng battery is mayroong specific discharge and charge times dito. With, makikita nyo sa mga specifications ng battery na ng mga branded katulad ng CALD, EBE, meron yan, specification. Cycles at certain depth of discharge at a certain charge discharge parameters like 0.2C or 0.1C. May mga ganun sila mga terminologies sa mga specification nila. So, anong kagandahan ng ano Life PO4? Environmental friendly kasi hindi to non-toxic to eh. Hindi rin siya, wala siya kasi yung mga earth rare earth metals like cobalt or ano pa ba yung mga iba. Yung cobalt ang main component niyan eh, na toxic kasi pagdating sa lithium. So overall mas environmental friendly siya compared sa mga ibang lithium characteristics or chemistries. Ang third bullet ko dito is much safer ulit siya dahil wala pa akong nakitang sumabog na Life PO4, though pag binutas mo yan, uusok lang yan pero hindi aapoy yan. Not unless isubject mo siya sa extreme situation. Katulad nga na sinabi ko, pag pinakuan mo yan, uusok yan kasi magsushort yung anode at saka cathode ng battery. Pero hindi siya sasabog katulad ng 18650. Makikita nyo naman sa YouTube, maraming mga experiment na dyan na nangyayari. Pero hindi pa ako nakakita ng at least sumabog. Meron pa nga binabato dyan sa aeroid or something na pinapadaanan ng pison, hindi naman na sumasabog. Ito pa isang bullet ko na maganda sa Life PO4 dahil low self-discharge yan. Ibig sabihin, kahit nakatambay lang siya, hindi siya yung madi-discharge ng basta-basta. Ang estimate ko, nasa 3% per month. Eh. Minsan, umaabot pa nga ng 2%. Depende yan sa subject ng condition or environment ng kung saan mo siya in-stack or kung anong status niya nung in-stack mo siya. So kung nasa high capacity siya or high SOC siya nung in-stack mo, ibig sabihin mas matatagal pa yung discharge rate niyan. Though karamihan is mga 2 to 3% self-discharge ang mga Life PO4. Tapos ito pa, constant output power. So ibig sabihin, ang graph kasi niyan mamaya, papakita ko dyan, is parang hindi siya kasi linear, logarithmic yan. Pagka magcha-charge siya, mag-i-stabilize yan sa certain point or mag-discharge siya, mag-i-stabilize yan sa certain point like more or less 5% or plus minus 5% sa 3.2 volts. Yan lang naglalaro yan. Hindi mo mape-predict kung ano yung SOC niya pag nabasa mo 3.2 volts ang kanyang voltahe. Not unless meron kang amp hour meter. Doon mo makikita kung ilang amp hour na ang ginamit mo sa kanya. Then makakalculate mo ngayon kung ano yung SOC status na ng battery based on that voltage. Next bullet is all about temperature. So kaya siya hindi nasabog o kaya siya mas maganda dahil high temperature resistant siya. Or actually, ito kaya nang tumakbo hanggang 70 based sa specification niya. Mas maganda para sa atin dahil mainit dito sa atin. Hindi, ayaw din naman nito ng sobrang lamig. Pagka minus 20 degrees or zero na, hindi ito maganda. Kailangan mo nang i-turn off yung battery mo pag ganun kalamig. Pero pagka mainit ang panahon, 25 to 30, normal lang sa atin yan eh, 30 plus. Kaya pag titignan nyo, ramdamin nyo yung mga Life PO4 nyo, hindi yan umiinit. Kumbaga kahit mag 1C ka pa dyan, hindi pa rin yan iinit. Not unless mag 5C ka na or 3C ka na. Iinit man, pero yung kumbaga, pwede mo pa rin mahawakan, hindi yung mapapasok ka.
Ito, isa sa mga disadvantage naman niya is lower energy density. Ibig sabihin, pag ikukumpara mo siya sa 18650 na na LCO or NMO, mas malaki or mas malaki yung volume niya, volume nung battery compared doon sa 18650 at equivalent watt hour. So, mas mabigat to, kumbaga. Kaya ko sinabi kanina na hindi kadalasan ginagamit to sa mga portable devices dahil mas malaki or mas lower energy density siya. So, pag mas lower energy density, ibig sabihin, mas malaki ang volume. Pag mas malaki ang volume, mas mabigat. Ibig sabihin, pag mas mabigat, hindi mo na siya madadala basta-basta dahil mas malaki siya. Pero, mas higher density naman siya compared sa lead acid. So, kung i-compare lang naman natin ng lithium to lithium, eh mas maganda 'yung mga mas puro lithium na lang sila lahat. So kung comparison with respect to other lithium is mas mababa talaga siya ng energy density. Okay, ito 'yung graph na sinasabi ko naman. Ito 'yung actually sa Kalb graph ito, kung makikita 'yung may tatlong kulay 'yan, 'yung light blue, purple at saka dark blue. So yung dark blue, pag titignan nyo, nasa taas ang boltahe, pagka 0.3C discharge to, discharge curve kasi ito. Pag titignan nyo, pag nasa 0.3C discharge, is medyo mas mataas ang boltahe. Pero pag tinaasan mo yung discharge rate mo ng 1C na, ibig sabihin, kung meron kang 100 amp hour battery or cell at nag-discharge ka ng 1C, which is 100 amp din, babagsak yung voltahe pero magiging constant pa rin siya. Ibig sabihin, hindi siya yung biglang drop ng lead acid na linear. Ito kasi pag bumaba siya, maglalaro lang talaga siya sa 3.2 volts. Diyan lang talaga siya. Pag titignan mo, ito yung full charge na biglang drop and then mag-stabilize yan sa 3.2, 3.3. Ganyan lang siya maglalaro. Tapos pagka malapit na siya ma-discharge, biglang bagsak naman siya. So, kung tutuusin, yung dalawang point na, say for example dito, sa 20% amp hour na to, tapos yung 80% amp hour, dyan ka lang maglalaro. So, pag titignan mo yung voltahe dyan, mahirap mo i-compare kung ano na yung SOC or state of charge ng battery mo. So, sa mga client ko, minsan ina-advise ko na gamitan ng amp hour meter. At least yon malalaman mo, yung may shunt at least, para malalaman mo kung ilang amp hour na dumaan, then doon mo malalaman kung kailan ka mag-ELBD or mag-HBD naman pag nagcha-charge. Okay? Sabihin nyo lang mga bro, pagka ako'y mabilis masyado. Baka sobrang bilis ko, matapos ko agad to ng mga 15 minutes. Okay. So ano-ano mga suitable applications? So una-una, ito, karamihan ginagamit din sa electric vehicle. Although portable siya, pero not too much, hindi masyadong mataas yung watt hour niya. So, hindi malayuan ang takbo, kumbaga. Next one is pwede rin siya sa power drill kasi mayroon din mga gumagamit or power tools like drill, ilagari or chopper, etc. Maraming mga gumagamit din ito ng life PO4 dahil high drain siya eh. Kaya niya hanggang, depende sa specification, actually yung Kalb is nasa 3C ang max drain niyan. Ibig sabihin, kung meron kang 100 amp hour na Kalb, kaya kang mag-discharge ng 300 amp sa kanya lang. Which is hindi yan, pasok pa rin siya sa specification niya. So, okay, so next, pwede rin to sa UPS. So, ginagamit din to sa UPS. Normally sa ngayon is yung mga battery ng mga telecoms, yan din ang battery niya ngayon eh. Kung makikita natin sa mga ang daming telecom use batteries na lead acid, ibig sabihin nagpapalit sila ng light PO4 or something lithium na, which is yun na yung ginagamit din ng mga ibang telecom companies ngayon. Higher capacity power bank. So, yung sinabi ko kanina is yung mga maliliit na power bank natin, dito mas applicable. Mas applicable to sa mga higher capacity. Like halimbawa, meron kang yung goal zero, yun, possible na example yun ng high capacity power bank. Yung mga medyo mas malaki, above average na mga power bank yung sinasabi ko dito.
So emergency lighting, so street light is one of them. Pwede rin siya sa street light. Pwede rin siya sa mga kahit anong klaseng emergency lighting. Ilan lang naman ang capacity or what needed, wattage needed ng mga ilaw ngayon, lalo na pag LED. So next one is ito, solar energy storage. So anong mga, bakit dinasuggest din na sa pang solar na? Kasi nga, mas higher ang charge discharge niya. So ibig sabihin hindi mo na kailangan ng sobrang laking system. Not unlike lead acid na kailangan mong napakaraming battery para ma-meet yung discharge rate na gusto mong palabasin sa iyong inverter or kayang idro ng iyong inverter na hindi nakaka-epekto sa battery. Sa lithium kahit konting battery lang at as long as pasok siya sa kaniyang charge or discharge rate, pwede siya. Kaya mas maganda siya, lalong-lalo na pagka limited din yung space mo, wala kang powerhouse sa bahay mo lang. Pwede talaga siya. Medical equipment, kung makikita nyo sa mga medical equipment, may mga battery backup yan. Yung mga UPS built-in, like sa mga x-rays, sa mga CT scan. Valence is one of the product na battery na nagsusupport sa mga medical equipment. Kaya ang Valence, magandang quality battery yan. Kung may mabibili kayong Valence, bilhin nyo dahil kung galing sa battery equipment yan, ibig sabihin, may certain period lang yung equipment ng hospital, papalitan ka agad yan. Dahil kasi dun, ganun yung rule ng mga battery sa medical equipment. Papalitan yan, gumagana naman o hindi. At a certain period lang. So, ang last bullet ko dito is about sa telecom backup. So, may mga telecom companies na ngayon na nagpapalit na lahat ng lithium ion or lithium iron phosphate, lithium ion. Marami ng mga cell sites nagpapalitan. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami naglabasan ng mga telephone battery ng telecoms. Mga ganun, backup, mga use, parang ganun. Kasi nagpapalit na sila ng mga ganyan. So, ito, summary niya. So, light PO4 po pwede sa solar, high capacity power bank. Yung picture ko dito, wala akong makita. Mga cellphone ang nilagay ko. Pero hindi to advisable eh. Kasi hindi siya portable. Sa electric car, ginamit. Meron akong battery pack dito sa bahay. Hindi pa nga natatapos. Ilalagay ko sa aking electric car na Volkswagen. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos dahil sa COVID. So, pwede rin to sa medical equipment at sa solar. So, yan ang mga possible suitable applications ng light PO4. Next, ano yung mga basic na components ng light PO4 naman pagdating sa battery module? Module ibig sabihin, yung as a system battery na. Ano yung, hindi lang naman yung cell ang kailangan mo pag gagawa ka ng battery. Meron kang mga specific components or basic components para siya mag-work at a certain point na siya ay protected, kumbaga, at saka optimized. So, anong unang-una is, siyempre, kailangan natin ng battery. Ang battery pala, hindi ko nabanggit sa unang mga slides, is 3.2 volts nominal yan. So, based on specifications sa mga battery, 2.5 to 3.65 volts yan yung range na pupwede siya. Pag dyan ka tumakbo, pupwede siya, pero hindi mo dapat. Ako, hindi ko ina-advise na gawin yung extremes. Kumbaga, dun lang ako sa play safe voltage ng cell para tumagal siya. Okay? So, ano-ano yung mga configuration? So, meron tayong sinasabing 4S, which is, yung 4S is equivalent to 12.8 volts. Or yung 4S is sinasabi is 4 cells in series. Pag i-calculate mo yan, 3.2 by 4, papasok siya sa 12.8 volts, nominal voltage. Ibig sabihin yan, yan pa lang is, hindi pa yan yung specs voltage pagka 4S. Yung operation yan is possible na mas malaki at mas mababa naman pagdating sa lower side ng battery. So, ang example ko dito na nilagay sa photo is yung valence. Pag makikita nyo yung valence, 4S actually yan. 12 volts kasi yan. Ang kagandahan ng valence is meron tong communication interface ng kada module. Kung halimbawa, mag-series ka ng apat nito, nag-uusap yung apat na BMS. Parang,
Ikaw, module number 2, anong voltahe mo ng anong voltahe ng mga cells mo ngayon? Parehas ba tayo? Parang ganoon. Nag-uusap sila para may built-in balancer kasi sa loob ng valence eh. So pag binalance ng valence, ibig sabihin yung total voltage is pantay-pantay sa lahat ng module. So kaya kung titignan niyo, may mga wire na nakausli yan. Yan yung part ng communication ng mga BMSs. Yung mga nagbebenta sa atin ngayon, minsan wala ito, kaya ako tinatanong minsan yan dahil mas interesting itong information na to. Dahil pagka nag-series ka ng marami nito, at least yung mga cells sa loob ng kada modules is pantay-pantay lahat at nag-uusap sila lahat. Okay, so meron ding 8S. Pagka 8S naman, ang configuration natin is 25.6 nominal voltage, which is 8 cells in series. Hindi na ako nag-ano ng example dito. So same thing, meron lang din siyang 8S BMS. So mas additional lang siya. Pero kung dadagdagan pa natin, gagawin na natin 16S. Ito na yung mga pang 51.2 volts or mga 48 volts. Yan ito, equivalent nito eh. So one example dyan is yung ating BYD. Actually, BYD ang pinopromote ko. Kasi ito compatible sa mga Victron, Goodwill. Actually, Solax compatible din yung kanyang BMS eh. So nag-uusap yung BMSs papunta doon sa mga inverter. Hindi na yung nagmo-monitor ka ng voltahe. Kumbaga may yung BMS na nagmamanage sa battery ang nakikipag-usap sa inverter natin at saka charger. So, kaya maganda ang mga modules na. Meron ding tinatawag na 60Ls. Yan, ito yung mga pang e-bike na. So, pagka nag-e-bike ka, kadalasan ilalagay mo, gusto mo 60 volts, mas mabilis, mas mataas ang voltage, mas mabilis kasi depende kung kaya ng motor mo at saka yung controller. So, one example is yung A123 cell pouch. So, yung pouch na yun is high drain kasi yan. Kaya, kadalasan ng mga high drain cells ginagamit sa mga electric car, mga high power requirements motors or loads. So, hindi lang 20S, meron pa tayong 24S, which is equivalent to sa 72-volt system. Tsaka meron pa tayong 30S, which is, ito naman is equivalent sa 96-volt system. So, 30 cells in series, 24 cells in series. Kaya yan ang tinatawag nilang 24S, 30S, 20S. Diyan mo makikita kung ilang battery na ngayon ang kailangan mo. Okay? So, next slide. Ito na yung parte. Patapos ng cell, meron naman tayong BMS ngayon. Ano yung BMS na sinasabi? Kadalasan, ito kasi parang ito yung security guard mo or safety guard mo. Battery management system. So, nagbabalage to sa battery. In other words, siya ang parang protection mo. So, anong ginagawa ng BMS? So, over, under voltage, temperature protection. So, siya, meron siyang limit na minemaintain pagka pasok siya sa voltahe ng operation. Ang BMS mo, normal operation lang yan. So, parang switch kasi yan eh. Parang switch yung BMS. Pagka normal operations, close yung switch. Pero pag may abnormal operation, mag-open yung switch. Ganyan yung purpose ng function ng BMS. So, halimbawa, may overvoltage na nangyari. So, sabihin natin wrong yung parameters ng MPPT or settings natin. Lumagpas siya dun sa voltahe na sinet mo. Mag-open si BMS. So, puputrektohan niya yung battery mo. So, minsan, nag-error na ngayon ng ating mga SCC. Bakit nag-error? Kasi nga, may possible na tumaas yung voltahe sa kanya at pinotektahan niya yung battery. Next one, ito sinasabi ko, act as a switch on the negative side of the battery module. So, ito yung sinasabi ko na parang switch lang talaga siya. Nag-on pagka normal operation, nag-off pagka may abnormal. Ito pa, cell balance protection. Kasi minsan, kahit sinasabi natin na pasok siya sa voltage range ng mga baterya, meron yung tinatawag na delta cell voltage difference. Pagka merong, pag titignan nyo sa specification ng BMS, meron yung tinatawag na max difference ng cell. Pagka lumagpas siya doon, mag-open din yung BMS. Abnormal na naman. So, ibig sabihin, pagka kasi pinabayaan natin yon, pag nag-discharge,
mataas pang voltahe, hindi sabay-sabay, hindi pantay-pantay. So, possible na masisira yung isang cell mo, yung isa naman is sobrang, pag nag-charge ka naman, ma-overvoltage naman. So, kailangan mo malaman kung meron kang problema sa iyong mga battery dahil dyan sa cell balance protection. Merong specific data dyan sa specification ng BMS natin kung ano yan. Ano ba yung maximum na delta ko? Normally, yung mga nakikita natin ng mga Chinese BMS, mga nasa 300 millivolts. Pag babot ng 0.3 volts yung difference ng kada cell mo, mag-o-open na si BMS. Yan minsan madalas nangyayari dahil hindi balance yung cell na ginamit. Okay, so ano pa yung isa pang feature? So overcurrent protection. So meron siyang feature na overcurrent. Depende kasi yan sa BMS. Kung halimbawa gusto mo lang is 0.5C sa iyong battery na patakbuhin, charge or discharge. Sabi natin meron kang 100 amp battery at 0.5 lang ang gusto mong patakbuhin. So kailangan mo lang bumili ng mga 50 ampere na BMS, charge discharge. Para pag lumagpas ka ng 50 ampere, hindi na yung papasok sa yung specification na gusto mong i-maintain sa battery. So, yan ang purpose niya. May overcurrent protection. Ganon din yung part ng surge. Pag nag-surge yung load, minsan, pag nakakabit kasi yung load mo sa BMS at mababa yung current rating ng BMS mo at nag-surge, mag-o-open si BMS, mag-error nga yung system mo dahil sasabihin ng system mo, wala kang battery. Or something na mag-shutdown kasi nga walang battery. Lalo na sa mga off-grid. So, kailangan ma-match mo yung BMS mo versus dun sa battery din. Sa load, yun ang importante, yung load mo. Ano yung max load mo? Ano yung gusto mong i-maintain para sa kanya? Okay, so, meron akong BMS diesel example. Ito yung mga common na ginagamit ko. Mura lang din, pero ito yung parang economical para sa atin. It does the job. So, meron siyang common port BMS. Ibig sabihin to, yung charge and discharge, isang port lang. Hindi yan nagkaiba. So, dyan mo ikakabit yung actually, merong schematic to mamaya. So, common port, ang isang part. Meron din yung separate port. Ito naman, separate yung charge at saka discharge. Normally, pag yung makikita nyo, yung yellow is mas maliit yung wire. Kasi mas maliit ang charging current. Normally, ginagamit ko sa mga e-bike. Separate yung charging port dahil mababa lang naman ang charging port minsan ng mga or charger ng mga e-bike. So, mas maganda rin naman ito. Pero sa solar, hindi ko ina-advise to dahil mababa lang yung charging current ng mga BMS na ganyan. So, common port pa rin. At saka, minsan, hybrid inverter, wala namang separate yung charging at saka discharging. So, hindi po pwede yung separate port. So, common port lang para ang possible sa mga hybrid inverter natin. So, ito. Meron akong inattach dito for the sake ng mga ating mga DIYers or mga newbies. Dito kayo, i-reference nyo lang. Sundan nyo lang yung schematic nito. Pagka 8S, mas marami lang ng battery, mas marami ng wire, pero ganun pa rin ang overall schematic. Ito yung common port at saka ito naman yung separate port. So makikita nyo dito sa slide ko na ito. Okay? So next one is active balancer. Ito actually balancer is optional para sa akin. Kung maganda yung cell mo, hindi mo na kailangan ng active balancer. Kung pantay-pantay naman sila, specific point, hindi mo kailangan ng balancer. Pero bakit kailangan pa rin? Kung sakali, overtime kasi, hindi naman kasi pantay-pantay na ginamit ang battery ginawa ang battery na pantay-pantay or 100% parehas. May differences pa rin. Mga resistance kasi may internal resistance yan. Iba-iba yan. Walang perfectong battery na parehas na magkaparehas. So, yun ang purpose ng active balancer. So, ano yung ginagawa niya? So, iba-balance yung cell para magkaroon ka ng optimum operation. So, pag may misbalance ka, i-transfer lang naman yan. Kaya active kasi every time, kung hindi na meet yung kanyang delta or cell difference requirement, magbabalance at magbabalance yan. So, ipapasa niya yung, kung sino man yung maliit, lalagyan niya ng mas malaking cell or para magpantay sila. Ganun ang purpose ng active balancer. Kaya active dahil at any moment at hindi niya na-meet yung kanyang delta difference or cell voltage difference, ginagawa niya yung trabaho niya. Nagbabalance siya.
So, bakit kaya ako rin ina-advise na meron? Dahil para maging maintenance free na yung ano, nating Life PO4 module. Kasi nga, pag na yung nagbabalance, hindi mo na kailangan yung manual balance every time. So, binabalance mo lang ng module yung battery mo. At the same time, tumatakbo as normal naman ng operation ng iyong battery. Okay? So, ano yung mga examples? So, ito, madalas tinatanong, meron ka bang active balancer para sa 1S? Merong 4S, which is common para sa Life PO4 dahil ang 4S is 12 volts na to. Kung gusto mo ng 24 volts, dalawang ganyan. Or kung gusto mo ng 48 volts, apat na ganyan. So, ito isang brand lang to. Ito yung QNBBM, which is galing to sa Daily Green supplier sa China. Okay? So, ang isa pang magandang active balancer na nakita ko is yung pang e-bike naman. Ito, mga 1 to 2 ampere lang yung kanyang balancing current. Pero, hanggang 24S siya sa isang module lang. Mas economical to kumpara dito sa mga Daily Green, from Daily Green active balancers. Kasi ito, kung tutuusin is, hindi na siya, mas mura na siya kumpara dito. Kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang mataas na current, lalo na sa mga e-bike. Pero pagka electric car ka na, dito pa rin ako sa Daily Green. Okay, so yun ang purpose lang ng active balancer. Nagbabalance lang talaga ng sir. By the word itself, active balancer. At any moment, hindi na na-meet yung kaniyang balancing voltage or your balance difference, gagawin niya yung trabaho niya. Okay? So, sa block diagram naman, kung titignan natin, ano yung, paano ba talaga i-coconnect yung mga materials or components? So, unang-una, meron tayong cell, no? So, ito yung sabihin natin, 4S naka-series. So, sunod, meron naman tayo yung mga inverter, merong SCC, tsaka may DC load. Kaya ako nilagay DC load dito para po pwedeng mag-direct ka na sa battery instead na magkumuha ka pa ng DC-DC converter from inverter or SCC. Or pwede rin naman sa SCC sa output part. So, ano yung saan may lalagay ngayon ng BMS? So, ito yung BMS. Sa negative side siya. Kung titignan nyo dito sa drawing ko, switch lang talaga siya. At normal operation, so kung switch lang talaga siya, pag normal yan, close yan. Ibig sabihin, walang problema sa mga cell natin, pasok lahat ng kanilang requirements, difference, current, voltage, temperature, mag-short yan. Or mag-switch on. Then, meron din yung active balancer. So, ito yon, yun, ito yung maintenance sa battery mo for para hindi ka na mag-manual balancing later on. Dahil nga, yun nga, hindi pare-parehas ang battery ginawa. Perfecto. Kumbaga is, yung battery natin is may certain differences pa rin. So, itong green part na to, yan yung battery module natin. So, yan yung main component. So, kung tinatanong ng iba, pwede ba direct to SCC, direct na yung BMS sa solar, ang sagot ko dyan, hindi po. Kasi, hindi mag-i-stabilize yung voltage mo. Hindi yung SCC ang BMS. Switch lang po yung BMS. Protection lang po ng cell. Hindi yan same function as SCC. Okay? So, ano mga ito? Hints before getting into Life PO4 battery. So, minsan, nag-hesitate yung mga ibang tao dahil nga hindi nila alam kung ano ba yung Life PO4 o hindi kasanayan o hindi nasanay na nasanay na sa lead acid na lang ako, nasanay na ako sa 18650 na lang din ako. Pero actually, ayaw lang nilang aralin minsan. Ayaw lang nilang tignan kung ano yung positive side ng battery. Which is, realistic naman, depende kasi sa tao yan kung anong gusto ng tao na pag-aralan. Minsan, meron din gusto nilang matuto, meron din yung gusto nilang stick to one or stick na sa kanilang makasanayan. So, ano yung mga hint? Ganyan. So, if you have a budget, buy good quality Life PO4 modules. Modules, ibig sabihin yung mga gawa na talaga na modules kung may budget ka. Yan ang last advice ko. Kasi nga, maraming ginawang test or maraming R&D ang ginoon ng mga suppliers para lang sa kanilang battery. Example niyan is BYD V-Box, Pylon Tech, kung alam mo yung mga Pylon Tech, yung mga
Narada, Narada meron na rin, hindi lang ang Narada, meron din light PO4 na, hindi lang ano, hindi lang lead acid or gel or ano pa ba yung mga klase ng battery. Victron meron din sila, meron din ang Battleborn, meron din ang Valence. Yan mga sample, pero marami pa diyan. Hindi ko lang nilagay na lahat, pero marami pang magagandang light PO4 suppliers like Freedom One is one, ano pa ba? Ang dami sa US, mas lalo na sa US, marami. Yan yung mga good quality light PO4 modules. Yan ay kung may pera ka. Yan ay may pambili tayo. Yan ay kung kayang ibigay ng client natin yung magandang servisyo or magandang performance quality ng kanilang system. Yan, pagka wala naman tayong budget or limited ang budget natin, katulad na DIYer, ito yung para sa atin pag DIYer. Ito yung advice ko or hint ko para sa mga DIYer na gustong mag-light PO4. Una, siyempre, kung hanggat maaari, bili natin ng bago or yung mga na-test na ng mga cells. Kumbaga, na-test, ibig sabihin, na capacity test, resistance test, internal resistance test. Yan, at least may data ka kung ano yun na yung status ng battery mo. At least malalaman mo na, yung battery is good pa. So, yan ang mga kailangan nating tignan. Pangalawa is, kung yung seller, kailangan alam din niya kung may specification sa binibenta niya or pagka merong specification, pag-aaralan natin at saka tayo magtanong sa kanya bago tayo bumili. So, study the specs and ask questions prior purchasing. Karapatan po natin yan na magtanong kasi bago tayo bumili, alamin natin kung ano binibili natin. Ang atlo is, pagka nandyan na yung sales, so anong gagawin mo? So, unang-una, kailangan mong tignan kung top balance ba siya o bottom balance. Bakit? Kasi pag dinamit mo siya, posibleng may isang mga cells, pag nag-charge ka na, maunang ma-charge o maunang ma-discharge. Mga ganyan eh. Pag kung nag-charge ka, maunang ma-charge yung isa. Pag nag-discharge ka naman, maunang ma-discharge naman yung isang module. And okay lang kung 1S lang yung system mo. Pero pag 4S, 8S, 16S, etc. Kailangan mo mag-cell balancing na. Or top or bottom cell balancing. Usually, ginagawa ko dyan is dinidischarge ko yung mga cells and then pinaparallel ko sila sa isang parang busbar or kung meron kang PCB modules or copper busbar sa mga 32650 cells, doon ko nilalagay. So, yan. Ganyan ang mangyayari. Kailangan mong malaman kung paano mag-top or cell balancing. Marami sa YouTube dyan. Pwede ninyong tignan na lang. So, ito pa. Pagka na-assemble mo na, kailangan mag-run ka rin ng capacity test kung totoo ba yung sinabi ng iyong supplier. Ito ba'y totoo? So, paano mag-run ng capacity test naman, sir? Pagka ganun, edi kailangan mo ng gamit. Usually, ang common na ginagamit nila is amp hour meter. Yun ang pinaka-cheap na paraan para malaman natin kung ano yung capacity ng battery. So, patakbuhin mo siya. May shunt yun. Minsan, may shunt na nakasiris sa battery mo or yung parang Hall effect sa current sensor. So, ganun ang mga karamihan ginagamit para sa capacity test. Yan, kailangan mo rin alamin para totoo ba talaga yung capacity ng binili mo. Parang ganun eh. Ngayon, kung wala ka ng mga active balancer, itong last bullet ko dito is, wala kang active balancer, kailangan mo manual balance. So, ano sinasuggest ko manual balance? 6 months, minimum of 6 months. Actually, itong number na to is nabasa ko lang din, pero based on experience, depende yan kung balance pa yung cell mo o hindi. Kasi nga, ang cells kasi hindi nga ginawa yan ng 100% pare-pareho. So, depende kung ano yung sitwasyon mo. Halimbawa, 6 months na i-balance naman, bakit kailangan mo mag-manual balance? Ganun. So, simple lang. So, magbabalance ka or possible na i-check mo every 6 months kung balance pa o hindi na yung battery mo. Kung hindi, kung wala kang active balancer, hindi, balance natin na isa-isa or gawin mo yung top or bottom balancing ulit para pagka-optimize mo pa rin yung operation mo. Okay? So, ito yung mga main hint lang na nilagay ko pero marami pa. Yun nga, kung gusto nyo marami pa, ako'y open naman, PM nyo lang ako, pwede ko kayo sagutin personally. So, questions. Actually, tapos na ako dun sa slides ko pero meron akong mga nakikitang common questions na tinatanong sa mga light PO4. So, ito. Una, what is which is better dapat to? Sorry ha.
what is better. Wrong na naman tayo nito. Which is better, prismatic or cylindrical? So, sa akin, ang sagot ko dyan is, parehas lang talaga sila. Kasi nga, parehas lang naman ng chemistry. Though, iba-iba lang yung application. Minsan kasi, yung mga prismatic, mas higher energy density na versus sa cylindrical. Though, parehas sila ng chemistry. Pag titignan nyo, kahit pag sama-samahin nyo yung mga sabi nating 4S20P na cylindrical, tapos bumili ka ng isang dalapat na prismatic na EVE, mas mabigat yung 4S20P na cylindrical. Dahil nga, may casing pa yan individually. So, na-optimize lang talaga yung space pagdating sa prismatic or yung volume versus sa cylindrical. Cylindrical naman, yung sinasabi nila, hindi nabubuntis ang cylindrical. Yung sinasabi kung nabubuntis yun yung nagbabulge or something na nag-expand. So, hindi na siya, pag nag-expand yung battery naman, depende sa expansion, may maliit, may malaki. So, yung maliit, normal lang yan. Hindi naman yan, kasi nga, pag ginagamit yan, nag-expand talaga yan. Pag nag-charge, nag-discharge, nag-expand, or yun lang naman ang operation yan. Kaya minsan yung ibang mga user is talagang hinihigpitan nila yung kanilang casing or holder. Pero sa akin naman, kung tama naman ang operation mo, hindi naman mag-expand or ano yan eh. Depende lang siguro kung mainit yung location ng cells mo or something na may naka-effect sa kanya bakit nag-bulge, pang ganun. So parehas lang talaga siya kung sino ang mas maganda. So ang next question naman is, what is the estimate life for storage capacity for my solar power system? Example, with 1,000 watt peak module. Hindi ba minsan kasi nagtatanong sila ano ba yung magandang battery module para sa aking PV, sir, mga ganun. So ang sagot ko is, meron akong 1:2.5 ratio. So ibig sabihin, yung PV peak watt, ito, meron dapat to watt. PV peak watt, sabihin natin kung 1,000 watt peak, 1,000 watt is to 2,500 watt hour. Watt hour siya, hindi yung amp hour, ha? Watt hour, what lahat to? 1:2.5 ratio. So yan ang aking estimate. Actually to, meron na siyang mga play safe na kumbaga. Hindi na to, hindi siya super sensitive. Parang ano na to. Ina-assume ko kasi na gagamitin mo yung system mo sa araw. During daytime, may load ka. So, kailangan ganito. Pero kung wala naman, kahit hanggang 1:3 po, pwede yan eh. Halimbawa, gagawin mo lang back up po, pwede yan. 1:3. Okay? So, next question na nakikita ko pa is ito. Ano yung LVD or low voltage disconnect at saka high voltage disconnect ng mga light PO4 module? Halimbawa, example is 4S. 12.8 volts nominal voltage. Ano yung suggested mo, sir, na low voltage at saka high voltage disconnect? So, ang sagot ko talaga dyan is actually based sa ang LVD at HVD settings using amp hour meter. So, kailangan mo ng amp hour meter para malaman mo kung ano na yung LVD mo. Example, gusto mong patakbuhin yung system mo ng 10 to 90% SOC. Then, pagdating ng 10%, kuhanin mo yung SOC voltage equivalent niya. Yung pagdating ng 10% SOC, ano yung voltahe? Then, iset mo ngayon yun as LVD. Tapos, pagdating naman ng 90% SOC, ano yung voltahe? Then, equivalent yun. Voltage equivalent noon. Pagdating ng 90% SOC, iseset mo naman siya sa HVD. So, yan ngayon yung sagot. Hindi kasi specific, hindi kasi standard na masasabi mo na, halimbawa, 3 volts, hindi pa naman pala 10% SOC yung 3 volts. Meron pa, kaya pa pala niya. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo nakukuha yung amp hour. Yung amp hour, dun mo makikita kung ano yung state of charge ng battery mo. Kaya, mas maganda, kumuha tayo ng mga, mamura lang naman ng amp hour meter. Dami-dami dyan sa Lazada or Shopee, ang dami nagbibenta. Kahit nga sa FB group natin, marami nagbibenta. So yan ang sagot diyan. Hindi specific voltage. Though ang mga inverter natin, mga SCC natin is specific voltage ang kanilang parameter, hindi naman 'yun SOC. Bihira lang yung mga high-end lang ata mga SOC. Halimbawa 10% SOC na, pwede mo siyang i-stop. Katulad din halimbawa Victron. Pwede mo siyang i-stop pagka 10% SOC na yung battery mo, ayoko na mag-discharge. Pero sa mga
normal na mga or sabi nating big ito pa tawag dito, entry level inverters, voltage lang madalas na adjust yung voltage, ano ba yung settings, yan. Doon mo lang magbe-base. So, kumuha tayo ng amp hour meter, yun lang sagot diyan. So, dito po nagtatapos yung aking slide. So, maraming salamat po sa opportunity at saka sana po ay may natutunan kayo sa aking munting mga presentation. Salamat po ulit. Ayun, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Sir Michael Yasay, para bilang maging speaker sa aming live viewer topic. Very informative po yung inyong na-share, lalong-lalo na po doon sa mga ating DIYer, sa amin na rin po at sa lahat ng ating kasalarista. Maraming salamat po. Sir, pwede po tayo mag-question and answer. May mga tanong po yata kasi yung mga kasolar natin na maaari nyo po masagot. Pwede po, pwede sir, pwede. Ayun, Bro Mario, take over. Yes, bro. Question and answer. Sir, tanong ni Sir JJ. Sabi ni Sir JJ, pwede po bang yung size ng wire na nakakonect sa BMS is size 8? Yung kasama daw niya, DIY is AWG number 4. Ganito kasi, yun lang ba sir, ang tanong kung pwede size 8 or something. Mag-eba daw sir ng wire, pinandugtog niya sa size 8 is size 4. So actually, kung mas malaki yung wire, wala naman issue dyan eh. Tsaka, ang issue kasi dyan, kung ano ba yung current na pinapatakbo dun sa wire. At specific wire gauge, merong maximum current yan eh, na tinatanggap pinapadaan. Yun lang naman ang ano dyan. Ano yung specific current na pinapatakbo mo sa wire? Kung mas maliit lang yung nilagay mo, pasok ba siya yung mas maliit na wire dun sa current na pinapadaan mo sa BMS? Or kung mas malaki, walang problema. Pero kung mas maliit, anamin mo kung ano yung current na pinapadaan mo kung pasok yung mas maliit na wire. So ang sagot dyan is, kung mas malaki yung dinugtong niya, sir, walang problema. Pero kung mas maliit, alamin niya yung current na dumadaan doon sa mas maliit na wire. Sir, ito po ulit. Sabi naman ni Abu Jared, pwede po bang magparallel ng bank na naka-BMS sa isa pang bank? Actually, sir, po pwede. Pero kailangan, ang gagawin natin is kailangan at the same time sila magkapareha sila ng boltahe or mag-balance sila. Panbawa, nag-parallel ka. Parang ano yan eh, parang sa electronics lang din. Pagka same voltage, parallel. Pag parallel operation, same voltages. Pag hindi parehas ang voltahe, magcha-charge yung mas mababa. Magdi-discharge naman ang mas mataas. So, walang issue dyan nang nakaparallel lahat ang mga same mga battery ni BMS na nakaparallel. Ang problema mo, pag naka-series, yun ang problema. Ang parallel lang, walang issue. Kailangan mo lang alamin i-balance yung mga batteries mo or kailangan balance yung dalawa para sabay yung discharge, sabay yung charge. Ganun lang naman yan eh. Kung hindi man sila balance, i-parallel mo lang yan, hayaan mo lang dyan, magbabalance sila. Kasi kung sino yung mas mababa, matacharge yan ng mas mataas. Diba? Parang ano yan, meron kang balde, butasan mo yung top ng balde. Kung sino yung mas maraming laman, pupunta yun dun sa mas maliit na laman. Ganun lang naman yan eh. Ibabalance niya yan. So walang issue dyan, sir. Kahit ma-open yung isa, may separate ano yan eh. May magkakaroon ng separate na power bank ang mangyayari dyan. Okay? Sir, sir pinapatanong Chris, medyo late ako. Hindi ko narinig kung nabanggit mo. Ano daw po yung life cycle ng life SO4? Okay, so Sa mga live viewer kasi merong specific life cycle yan. So pag titignan mo sa specifications, may makikita kang 2,000, 3,500, pero merong condition dyan na maliit. Ano ba? 2,000 cycles at 80% DOD at 0.1C, 0.2C, may mga ganyan eh. Pero yung 2,000 cycles yan, dyan ang kadalasan nakikita yung specification. Yan ang nakikita sa specification.
So, ang sagot is 2,000 cycles equivalent to 5 and 5.5 years. Ganyan ang life cycle. Yan, life cycle lang siya. Hindi, not mean necessary na hindi mo siya magagamit. Parang sa lead acid din. May specific life cycle. Pero nagagamit mo pa rin afterwards, di po ba? Tingin tayo sa mga katanungan nila. baka may additional si Sir Ray. Sir Ray. Bro Ray. Ah, sorry, wala naman akong katanungan, marami akong natutunan. May dagdag ka, bro. Kita mo, ayun. Yung additional ko lang, sir, sa mga live ko, may nagtanong dito, yung brand specific, sa experience ko natin, wala na ko nakikita mga branded talaga na lumalabas na mga LiPo, mga prismatic, o electric. Oo, tama. Wala talaga branded. O, maybe siguro, baka kung galing US yan, baka makikita tayo branded kailan. Medyo may kamahalan na lang yan. Mm-hmm. Pagka yan nga, pag yung mga sinabi ko sa presentation natin, pagka sobrang mahal na, hindi na afford ng mga Pinoy. Minsan, hindi na afford ng DIYer. Pero based on my experience naman sa mga live mo na kahit China nagawa po yan, basta matest lang, katulad ng sinabi ko kanina, matitest natin ang maigi, ano, proper. May merong procedure na tamang pagtitest sa bago, hindi naman talaga magkakaproblema. Tama. Tama yun nga yun. Basta tama ang parameters, settings, lahat na requirements ay susunod, mas mainam. Kaya kasi pag nag-DIY at yung parang trial and error, hindi po pwede yung ganong practice eh. Maraming lumulupo na eh. Eh, banggitin ko lang, bro. Parang binigay mo sa akin, bro, Ray. 2016 pa yata. Power wall na binigay mo sa akin. Hanggang ngayon, gumagana. Ah, yung ano, 18650 naman po yun. Yung di pa nauso ata na ipu-upor yung panahon na yun. Basta tama yung pagkakagawa, di ba? Basta nasa masunod mo lang talaga per cell kasi na, sa dami niya isi-series mo. Baga, parang dami niya. Hindi talaga 100% katulad na yung sinasabi ni Sir Yasa, hindi talaga 100% parehas lahat. Not unless kung magtsaga kang itest isa-isa. Lalo na pag mga use na yung battery mo or mga old stock, hindi siya tipong ikabit-kabit mo na lang. Hmm. Sabi, pinalo up ni Sir Jared, Abu Jared. So dapat daw pala, team capacity ang nakaparel sa bawat bank. Advisable, sir. Dapat para parehas. Tama, tama yan. Dapat pare-parehas at hindi maaari. Tapos, okay, sir Michael, may question dito. Ah, sige po. Question, Sir Michael. Ako yung magkikwestiyon kasi newbie rin ako dito sa lighting. Hindi pala lahat ng lumalabas sa market na lithium or LiFePO4 ay pwede i-series o i-parallel. Mm-hmm. Halimbawa, 12 volts yung nakalabas. Kasi minsan nag-inquire ako sa manufacturer sa China, 12 volts, sabi ko pwede ko ba yung parang lead acid na pwede kong i-series? Sabi sa akin, hindi. Bakit ganon? Bakit di siya katulad nung lead acid na pagbili mo ng 12 volts? Yung apat, i-series mo lang, 48 volts na siya. Okay, so, yun nga, meron akong slides dyan kanina, sir. Ay, sinabi, alam ko, binanggit ko eh. Yung valence, pag tinitignan mo yung valence na battery, yung sa slide ko dyan, meron siyang wire na dalawa. Ah, so, okay, okay. So, yung wire na dalawa na yun, communication yun, sir. Ibig sabihin, parang ang RS for... kung hindi ako magkamali, baka RS-485 interface, Modbus interface yung wire na yun. So, nag-uusap yung dalawang BMS na sinasabi, ano ba yung voltahe ng mga battery mo dyan? So, ibig sabihin, nagkakaalaman yung BMSs ng voltahe ng kanilang mga cell. So, pagka isiniris mo kasi nang walang communication, parang hindi mo malalaman kung ano yung voltahe niya ngayon. Ang malalaman mo lang is parang individual ano sila eh, separate bank na mangyayari kung isi-series mo lang yung dalawang cell, though parehas sila ng voltahe ha. Sabihin nating 12.5
8 sila pareha. Sabihin natin 12.8 sila. Pero pag kami nagka-problema doon sa isa, sabihin natin na meron nagka-problema, eh yung minimum sell nung kabilang bank versus yung maximum sell ng kabilang bank, eh malaki na. So magkakaroon ng problema. So pagkadating na ng charge and discharge mo, bakit tumiksi yung capacity ng battery ko? Dahil nga, nagkakaroon na pala yung BMS nung isa, tapos yung isa naman is open pa, or maagang nagka-cut off dahil dun sa voltage nila. So hindi advisable ng, actually pwedeng mangyari, pero yun nga, hindi yan advisable. Mas maganda kung merong communication ng kada BMS para masasabi niya ng, parang ikaw, ano, puno na ba yung balde mo? Hindi pa. O paano tayo tatakbo? Hindi pa naman pala puro. So pagdating nung sa pupuntahan niya ng tubig, hindi niya ngayon mapuno yung balde, ay yung drum, dahil nga konti lang naman pala ang binuhat niya. Parang ganun ang case dyan eh. Pero kung nag-usap kayo, sabihin mo, dagdagan mo pa yung ginuha mong balde para mapuno natin sa isang kargahan lang. And mas malaki ngayon yung nakukuha yung capacity, or nakukuha yung, sa case na example ko, nakukuha mong tubig. Parang ganun. So mas optimize yung mga may communication compared dun sa mga wala. So kung pwede siyang gamitin, sir. Ayun, sir, may tanong po dito. Paano daw ang charging characteristic ng LiPo4? PWM ba daw? Hindi, actually ang charging characteristic naman is voltahe lang naman 'yan eh. So pagka PWM is ibang para sa parameter na ng SCC, yan, sa voltahe lang naman tayo nagkakatalo. Kasi ang charging niyan is constant current o constant voltage. Yun lang naman yan eh. Ayun, okay. Sir, Bro Mario, may tanong pa? Daming tanong sa akin. Ako pala tayo. Sir, okay lang sir. Maraming... Okay lang. Sige lang. Maganda para ma-open up yung mga ibang... Okay, kasi parang kami din, medyo bago lang din kami dito. At tanong ni Sir Torres, pwede bang i-series ang series ang 4 banks na LiPo4 12.8 na merong individual BMS at gagawing 48 volt system? So parang yung sinasabi ko na merong kang 12 volts na may BMS, ganun ba yung case? And then i-series mo ng 4 para magkaroon ka ng 48 volts, tama ba sir? Yes sir. So, yun nga, ang sagot ko dyan kanina sa tanong din ni Sir Dance, parehas lang yan eh. So, pwede siyang gawin, pero kailangan mong alamin kung ano ba yung voltahe ng kada cell mo para maiwasan mo yung para ma-optimize mo yung capacity. Ngayon, kung wala namang communication link yung kada module, module kasi ang tawag ko pag na-separate mo siya na may BMS na, module na ang tawag. Kung wala namang communication yung dalawang module, hindi mag-uusap yan eh. So pareha sila ng voltahe, may possibility na hindi naman pantay-pantay pala ang cell voltages ng mga ang module. Parang ganoon ang mangyayari. Sa sagot is po pwede, pero yun nga, possible na mas maganda siya ngayon, after a few years or after a few months, mas pangit na yung performance. Kasi nga, hindi na kayo nag-uusap ng kamay. Recommended, sir, diretsong 48 volts na lang. Dapat. Mas maganda, tanggalin mo na yung BMS, lagyan mo ng 48 volt BMS. Ganun lang yun. Okay. Isa lang, sa kada configuration, module, isa lang dapat ang BMS. Correct. Ayun, sir. Ito po, may tanong pa. Ilang MAH ang difference ng batteries na safe na i-series? Actually, pag series, hindi po pwedeng i-series ang hindi pagkaparehas eh. Kasi parang ang masusunod dyan, parang sa PV rin natin, ang masusunod yung pinakamaliit eh. Mababa. Ayun. Okay. So kung parallel naman, po pwede. Kasi nga, total current or total amp hour ang mangyari. Pero kapag isi-series mo, hindi ba pwede? Masusunod yung pinakamaliit. Mas maganda po talaga kung balance talaga yung isi-series. Tama. Ganon din yun sa 18650. Kaya nga minsan may mga calculator yan eh. Kung ano ba yung amp hour
rating ng kada series mo dapat pantay-pantay. Ah, okay, okay. Oh, may katanungan pa tayo? Sabi ako, sir. Yes, sir. Sir, yung related kanina sa ano, yung tinanong niyo sa PWM or anyway, PWM or MPPT, kasi may settings po siya ng flow charging at absorption, ano yung magkahiwalay, mas mataas si absorption, so baba na bahagya si flow. Paano yun sa ano, sa lithium, paano ma-apply po? Actually, ang lithium, yun nga, kasi katulad ng sabi ko, constant current, constant voltage, yun lang naman ang requirements niya. So, ang ginagawa ko ganito, kasi nga, ang mga SCC natin, normally may absorption, may bulk, may float. So, yung tatlo na yan, almost the same. Ang float ko, minsan, 0.2 lang ang difference niya sa bulk. Kasi nga, para pag bumaba ulit, magbabalik yan ng bulk. Ganun lang siya. Hindi naman niya requirement ang float eh. Ayaw niya kasi ng float. Kung gat maari, huwag ka na mag-float. Kung pwede mong disable yung float ng SCC mo, disable mo. Pero kung hindi naman, ilapit mo dun sa pinakamataas, dun sa boost mo. Yun lang yun. Yun lang gagawin mo. Hindi mo na kailangan na iset pa ng... Pagka yung tatlong parameter na yan, almost the same, pinakamababa lang yung float ng ano. Kasi yun ang requirement ng SCC eh. Yung float mo is mas mataas dun sa... Ay, mas mababa dun sa... absorption or doon sa bulk. Yun lang naman eh. Di ba? So kung mapapantay, better. Pero kung hindi, kahit yung 0.1 na difference doon, o 0.2. Ganon yun. Ganon na mangyayari. Kasi hindi mo naman kailangan ng float doon sa lithium eh. Hanggat maaari, boost lang ng boost yan. Maghihinto na lang yan pagka ayaw na niyan tumanggap ng current eh. Ganon na mangyayari. Ayun. Magandang explanation yun. Yes, sir. Bro Mario, baka sa SPP at saka sa Anli, baka may mga tanong. Ito bro, tanong ulit. Pwede bang paghaluin ang LiPF4 na battery, different brand pero same rating? Ayun, yan maganda tanong. Actually po pwede. Basta same rating siya, walang problema. Parang ano yan eh, parang solid acid din. Kung pare-parehas naman ang rating, yan nga, titigdan mo pa rin yung specification. Minsan kasi, kung yung rating na sinasabi niya is hindi naman pala parehas ng boost charge, so kaya yung boost current or boost voltage na. So kung sinabing parehas ang rating, ibig sabihin parehas yan ang requirements, di ba? Pero kung ang magandang titignan mo talaga diyan is tignan mo yung specification. Pero kung tama naman lahat, po pwede. Di ba? So pag pwede daw ba ano daw ba pang test ng cycle ng LiPF4? Cycle. 'Yun ang ano, ang cycle kasi hindi ayun na namamatay ng aking internet. Ang cycle kasi ganito. Mayroon tinatawag na X enhance parang enhance community quarantine. Hindi. Ano ba tawag nito? Parang ano ba ito yung ginagamit sa mga equipment kung gusto mong tignan yung MTBF ng equipment, merong ganun eh, yung mean time between failure, parang ganun ang ginagamit dyan. Merong itataas nila yung voltahe, isasubject nila to higher temperature yung unit, tapos yung chamber or yung environment, tapos irarun sila ng test. Yun ang ginagamit pag test ng cycle para malaman nila yung cycle. Wala pa naman naka-prove na, halimbawa ngayon, magte-test ako ng life cycle, babalikan kita after 5.5 years. Wala mang ganun eh. Di ba? Ayun. Sir, may tanong po dito na pag pinagsama ba ba yung magkaibang MHH na, halimbawa, kung yung isa mas mababa, hindi ba daw mas sisira yung mababa o yung mataas na MHH? Ang masisira dyan, yung mas mababa. Kasi siya parati yung ma-extreme eh. Yun. Yun siya muna masisira dyan. Kung may mas mababa kang cell dun sa isang series group mo, yung cell group na yun, series cell group na yun, yun ang unang-unang bibigay. Halimbawa, nag-series ka ng, sabi nating 4S2P.
yung isang cell mo dun sa 2P mo is mababang capacity, yung group na yon ang unang bibigay. Yung mababa. Ayun. Ito pa sir, may tanong pa ulit. Medyo marami tayong tanong dyan. Gawa si yung iba. Talagang bago pa lang dito eh. Ito. kung 20 amps daw yung charge and discharge current, anong recommended current settings for charge and discharge sa LiPO4? Ano sir, pakiulit? Kung 20 amp yung... charge and discharge current. Anong recommended current setting for charge and discharge? Ganito, parang ang pag-intindi ko sa question is parang ano yung recommended charge and discharge charge parameter ng SCC sa specific amp hour battery storage. Parang ganun eh. Halimbawa, meron akong 12 volts 100 amp hour battery. Ngayon, yung cell na yon, sinasabi niya dun sa specification niya is 2,000 cycles at 80% depth of discharge. So, at, sorry. 2,000 cycles at 80% depth of discharge at 0.2 or 0.1 or 0.5C. Meron kasing ganun eh. So kung meron kang nakitang specs na ganun, pag sinundan mo yung 0.2C, ibig sabihin, yung 20 amp times 0.2, yun yung recommended charge parameter mo. Parang ganun. Halimbawa, 20 amp times 0.2 is about 5 ampere. Parang ganun, di ba? Meron kasing specific na specification sa mga battery na dinedefine yung kanyang charge and discharge rate or charge or discharge requirement para ma-meet mo yung 2,000 cycles na sinasabi. Parang ganun din yun sa battery, di ba? Meron silang sinasabi na C20, C10, mga ganyan. Ang ganun din, meron din siya. Pero ito naman, 0.2, 0.5, 1C, 2C, mga ganyan naman ang usapan dyan. Yun, so, ang required na ano na charge parameter ng sabihin natin 20 amp hour na battery is kung sinasabi ng battery niya is 0.5C or 0.2C. Sabihin natin example, nakita niya sa specs niya is 0.5C, then ang recommended charge is 10 ampere. Kung hindi naman niya alam, pupwedeng, yun nga, sinasabi ko ulit, pupwedeng hanapin niya yung seller, kuhanan niya ng specs. Kung wala naman, mag-research sa internet, ano ba yung similar specification ng kanyang battery, di ba? So, kung walang naka-define doon kung anong specific charge or discharge rate, ang suggested ko para sa akin is 0.5. Okay na ako doon. Ayun. Yun ay worst bro Mario, may katanungan pa? Ito bro, galing sa kakilala natin, bro JB Nolsol. Ano po ba ang life cycle? Paano ba malalaman ang life cycle ng lithium lalo na kung ito ay used battery? Wala. Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natin. Unless bago. Actually, ang relation dyan is yung internal resistance. Pero, yung internal resistance, sa sobrang liit ng differences, hindi mo mapredict kung ano yung life cycle. Eh. Mas higher resistance, mas mababa ang life cycle. Ganun lang yan eh. Mas lower resistance, mas mataas ang life cycle. Inversely proportional sila. Internal resistance is 1, pero yun nga, dahil sobrang liit ang internal resistance niyan, in milliohms, 0.2 milliohms pa nga, mga ganun eh. 0.5 milliohms pa nga. So, maliliit lang talaga ang internal resistance. Ganun lang ang pwede nating gawing ma-predict kung ilan pang natitirang life cycle niya. Okay? Medyo mahirap yon pero yun nga, yun lang ang paraan natin sa ngayon para malaman kung ano yung life cycle pa ng battery. Wari sa resistance type of baby. Oo, yun na yun. Ito, sabi, follow-up question ng isa kanina, may sample record na po kayo ng tested brand ng LiPO4 kung tested LVD and HVD? Actually, marami. So, EVE, meron na rin ako mga test. EVE is one, Optimum Nano, meron na rin ako dyan. Meron din akong sa BYD,
meron akong specific parameter, meron din akong narada. Nasa specs kasi lahat yan. Yun nga, kung hindi wala sa specs, pwede mong aralin kung ano ba talaga magandang settings niya eh. Kung may built-in BMS, ano yung specs ng BMS ng battery pack? Kung wala naman, ano yung specs ng BMS mo? Or ano naman ang specs ng battery? Kasi yan, parang imamatch mo parati eh. Kung ano yung magandang BMS para sa kanya, ano yung settings para sa kanya. Else, magiging medyo, ano tawag ito? Labo-labo ang mangyayari. Parang trial and error ang mangyayari dyan pagka ganun. Marami akong na-test kasi may pang-test ako. May pang-capacity test ako dito. Meron ako. Ang wala lang talaga ako is life cycle. Kasi nga, kailangan natin ng chamber para i-subject natin yung unit into higher temperature or lower temperature. Yan lang naman ang ginagawa dyan. Okay? Nama ba? Kaya sir, kaya po sir. Marami mga follow-up question pa sir. Marami kasing nagla-live PO for na eh, pero hindi pa kabisado kung ano yung dawang gagawin. Marami kasing medyo available ngayon. Itong sabi niya, paano doon niya mapapalaki yung EH ng battery niya? DIY lang siya. Naka-BMS 4S siya. Dagdag lang ba siya via parallel? Oo, tama. Parallel lang siya. Kung hanggat maaari, kung may prone siyang binili dati na 5AH cell, 5AH lang bilhin niya din, i-parallel na din. Pero ang gagawin niya ganito. Halimbawa, mayroon ka dating 4S 1P. Ngayon gusto mong gawing 4S 2P. So ang gagawin mo, yung old na ginawa mo, maggawa ka ulit ng tabihan mo ulit ng panibago. So magkakaroon ka ng dalawa ngayon na parallel group. Pero yung unang 4, paparallel mo ng tiga-apat na 4 ulit. So may bago ka sa kada series group mo, may isang old, may isang new. Para yung capacity ng dati at saka yung bago, parehas ulit sa kada series group. Di ba? Tama ba? Ayun, bro Mario, bro Carlo, pasilip naman yung SPP at saka Anli. May mga nagtatanong yata eh, malalaglag lang ako. Oh, sige, sige. Check ko lang, sir. Sige, copy, sir. Hindi namin kasi masagot yung mga questions sa SPP, sir. Kasi hindi tayo makasagot, ano, bro. Lithium. Sige lang. Basahin nyo na lang para ano, may oras pa naman tayo. Eh. Matagal pa tayo. Kahapon, nag-uunahan kami ni bro Carlo. Ngayon, nanonood na lang kami. Ayun. Malaking karangalan para sa atin to na mapagbigyan tayo ni Sir Michael para lumaki yung kaalaman natin dito sa Live PO4 at medyo papasok na sa circulation ng solar kasi itong Live PO4. Oo, tama. Sa akin naman, nag-start kasi ako ng Live PO4 2015. Ang nabili ko pa na Live PO4 noon is mga used pa or refurbished, kumbaga. Hanggang ngayon, okay pa naman eh. Bumaba lang yung capacity kasi dati nasa 100 amp hour. Ngayon nasa 90, 85, ganun na lang eh. Pero okay pa din. Almost 5 years na yun, sir. Ah. Ganun lang kababa ang binaba? Ganun lang kababa ang binaba talaga. Medyo mahal lang talaga siya kumpara sa iba. Pero bili ko pa nga dati yung mga module ko dati. Yung maabot ng 70,000, 60,000. Ganyan ang kada module. 48 volts, 50 ampere hour ah. 48 volts, 50 ampere hour, nasa 60 to 70,000 pa dati. Eh, reparbis pa yun, paano kaya yung bago? Tama. Di ba? Maganda yun. Kung ganun lang kababa ang binaba, let's say, sabihin na natin, sulit talaga yung medyo mahal, pero sulit naman yung gamit natin. Yun nga, sir. Minsan kasi yung iba, gusto nila, sinasagad nila yung battery. Tapos, tatanungin ka ngayon ng client, di naman umabot ng 2,000 cycles. Ngayon, ang tanong, ginawa mo ba yung specification ng battery? Ginawa mo ba yung tamang requirements ng battery, di ba? Parang tayo ba din naman sa lead acid eh, ganun din eh. Kung ginawa mo yung specification ng battery, papasok ka talaga doon. Hindi audit saka. Ganun din. Ang kagandahan lang ng Live PO4, yun nga, mas mataas ang DOD. Di ba? 80%. Tapos yung lead acid, 50%. Medyo alangan ka pa eh. Di ba?
yun lang kagandahan. Kaya nga mas malay, mas ma, mas ano siya ngayon. Mas maganda siya. Ayun. Oh, ano natin sa Dubai. Shout out Sir Perlas, Sir Paul. Kaya ang pinakamaganda pa rin ay always tignan natin yung data sheet ng battery. Lagi natin sundan para ma-prevent natin yung mabilis na pagkakasira. Yun nga, tama yan. Kung nasundan mo yan, kung tama yung mga BMS parameter at saka SCC parameter mo, sorry, SCC parameter at saka inverter parameter mo, tatagal ang battery mo. Ganun lang yun. Oo. So, madaling salita, anuman ganda ng ating battery, basta't inabuse ng end user, hindi sumunod sa datasheet, ay mabilis pa rin masisira. Kaya yung iba nagtataka na bakit gano'n mabilis na sira yung battery ko? Eh, hindi mo nga sinundan yung binigay na datasheet eh, yung tamang pag-aalaga ng battery, kaya mabilis na sira. Inabuse mo, ika nga. Oo, tama. Tama yan. Pero ito maganda yung katanungan ng isa. Hindi robot na pipirata? Yan na. Anong nangyari sa lithium ngayon dati? Actually, sa ngayon, ang delikado is yung sinasabi nilang bago. Actually, hindi pa naman napipirata. Pero ang nakakatakot yung sinasabing bago, tapos pag i-actual test mo na, is hindi naman yan pasok dun sa specification na ano. Yun lang naman ang nakakatakot. Pero kung meron kang test data dun sa cell na binibenta mo, wala ka dapat ikatakot, di ba? Yun naman yun eh. Hindi natin gustuhin na gano'n ang mangyari. Kasi nga, minsan kung seller ka, seller ka lang talaga, benta-benta lang. Kung nasira, kung ayaw mong battery na yan, edi palitan ko ng panibagong ganyan din. Bang gano'n eh. So, kung pirata ang usapan dyan, hindi. Pero kung under spec or exact spec or hindi tama ang pagka-declare ng battery, doon ang problema. Kapag sa pinopost niya, hindi yun yung standard na nakasunan pag-tinest. Oo, oh, tama, tama. Underrated, kasi, overrated. Kung nasira, kung ano yung battery na yan. Ayun, bro Mario, may katanungan pa ba? Sa DIY yata, medyo may tanong eh. Hindi ko lang masilip. Sabi, ano daw ba yung standard internal resistance ng isang LiPo4? Ayun. Actually, mayroon mga specific na ano yan eh. Yun nga, balik ulit tayo sa specs. Pero sa nakikita ko, yung mga EVE, naglalaro yan sa mga 0.2, 0.3 milliohms. Ganun kalilate lang. Mga ganun lang, hindi ka dapat lalagpas na mga 100 milliohms. Pero minsan may mga umaabot na 10 mga ganyan na milliohms. Meron ng ano, may mga specific kasi na battery na mas mataas naman ang internal resistance. Katulad ng CALB, mataas ang internal resistance ng CALB. Kaya ganun yung casing niya, plastic. Kasi nga, nag-iinit yan dahil mas mataas ang internal resistance. Kaya ganun yung casing ng CALB. Kaya pagtitignan mo, parang design, parang heatsink na plastic eh, yung labas niya. Dahil nga, dahil dun sa design nila na mataas ang resistance, doon yung capacity niya is mataas din. Hindi katulad ng EVE, yung mga metal casing, mas mababa ang mga resistance nun eh. Dahil nga, ang sinasubject nila dyan, pag mataas nga ang resistance, mag-iinit yung battery. Not necessarily mean na iinit with respect na hindi mo na siya mahawakan. Di ba? Yun kasi ang isa sa mga advantage ng LiPo4 eh. Mag-iinit man siya, pero cold, hot, warm to touch, kumbaga. Pagka hindi mo na mahawakan ng LiPo4 mo sa init, may problema na yan. Doon ka na magduda. So, mataas na ang internal resistance niyan. Yun nga, sa question ni Sir, kung sino man siya, yung 0.2, 0.3 milliohms, yun ang possible na mga standard na internal resistance ng mga LiPo. Maraming yan eh. Depende kasi yung specification. Ayun, Sir. Hindi ko mabanggit. Sir, may tanong po.
para dun sa ating mga baguhan sa Life PO po na gusto mag-DIY sa pagbili, ano ba yung hint na maibibigay nyo na guide sa mga gustong bumili ng Life PO na hanggang anong resistance, internal resistance ang pwede nilang bilihin na masasabi nyong good talaga yung ano Life PO na second hand na bibilihin? Actually, yun nga, hindi ko maire-recommend dahil nga specific yan sa brand eh. Hindi mo rin yun, pag titignan mo ulit, pag bibili ka, yun bang seller mo merong meter, titignan ba niya kung ano yung internal resistance? So ang advice ko na lang sa kanila, with respect dun sa kung gusto nila ng lower internal resistance, bumili nila ng bago. Yun lang yun eh. Pag use naman, hanapin yung capacity. Kasi yung internal resistance, pag mataas lang internal resistance, pwedeng mas mababa ang life cycle, di ba? Ngayon, yung internal resistance na yan, link siya sa life cycle, link din siya sa temperature. So, kung mababa, mas maganda. Pag bago, mas mababa. Pag used, pwedeng mas mataas, pero ang konti lang talaga. Hindi mo masasabing napakalaki. Sobrang konti lang. As in, milli-ohms din. Ayun, magandang kasagutan at saka magandang hint para sa mga gustong bumili. Sir, ito pa po, may tanong daw po. Yung communication RS-232 on board, ay kung pwede bang masil daw sa BM3? Ay, yan. Specific to inverter yan eh. Ang BM3 kasi, merong protocol yan. Yung kaniyang, anbawa, may BM, merong RS-485 interface BMS na sinasabi. May protocol yan. Actually, hindi ko alam kung implemented na nila. Minsan kasi, yung East dati, tinanong ko din kung applicable yung BMS port nila sa mga battery. Tinanong ako ng protocol naman ng BMS. So, kailangan yung BM3 manufacturer, merong protocol yan na tinatanggap kung ano yung sinasabi naman ng BMS ng battery pack mo. Actually, hindi RS-232 yan eh. Yung RS-232, console lang yan pang monitor mo offline. Madalas na ginagamit na interface ng BMS is RS-485, Modbus protocol. Ibig sabihin, parang merong master may slave eh. Parang kadalasan ng master yung inverter, slave niya lang yung mga battery. Parang inverter, ganito mangyayari. Magbabato siya ng signal, sasabihin niya, Sir battery, ano ba ang state of charge mo ngayon? O, bibigyan naman ngayon itong battery kung ano state of charge na. O, pwede ka na pala kitang i-charge. Parang ganun eh. Meron nag-uusap sila via RS-232, RS-485 or Canvas. Yan ang mga normal interface ng via CAN. Yung RS-232 kasi normally output lang, bihira lang yung communication dahil maiksi lang yan eh. Hindi po pwede ng sobrang haba ng RS-232 eh. Diba? May 1 meter, swerte ka na kung maka 2 meters ka kasi marami ang loss na pagka nag-RS-232 ka. Ayun, medyo, magandang ano yun. Medyo komplikado yan, pero yun nga, yung BM3, kailangan niyang alamin kung yung protocol ba ng BM3, ano yung BMS port protocol para dun sa interface na yun. Kung RS-232 yan, ano yung protocol na, yung protocol na sinasabi, kung ano yung commands or signals na magtitrigger dun sa BMS na magsabi kung anong data niya. Parang ganun eh. Mag sinabi ko, command A, bigyan mo ako ng SOC. Command B, bigyan mo ako ng voltahe. Parang ganun eh. Di ba? So yung kailangan nag-uusap sila, pero kung ang example is Chinese pala yung inverter, yung battery is English, hindi yan mag-uusap kasi hindi magkakaintindihan. Kailangan pareha silang Chinese or pareha sila yung English. Ganun yan eh. Pareha silang Pinoy, kumbaga. Para pag sinabi niyang bigyan mo ako ng voltahe, bibigyan ng voltahe. Pero kung hindi parehas yung protocol, malabo mangyari yun. Kung walang information dun sa BM3, hindi mo masasabing pwedeng i-connect sa RS-232 yung BM3.
Ayun, magandang kasagutan. Hindi lang pala 232, kailangan pa rin ng 485. Oh, 485. Bro Mato, may katanungan pa ba kayo? Sir, hanggang anong oras ka ba? Okay lang, kahit magdamag tayo. Ayun, sir, ayun, mahabang tanungan kasi ito eh. Bro sir, Mario, do, baka may tanong pa. Paano daw malalaman kung yung 80% na yung BOD? Ayan na. Meron ako sa slide kanina. So, yung DOD, hindi nga yan specific sa voltage. Specific yan dun sa amp hour. Halimbawa, meron kang 100 amp hour battery. So, ang DOD niyan is normally 80 amp hour. Di po ba? Yan yung DOD. Ngayon, sa akin, iba ang ginagawa ko. Ina-advise ko, ang ginagawa kong DOD is, say for example, 90% depth of discharge ang ginagawa ko. Ngayon, pero pagdating naman ng charge, ginagawa ko lang hanggang 8 na, sorry, ang depth of discharge, ginagawa ko lang siyang 10% SOC. Yan yung depth ko. Pero, pag i-charge ko naman siya, ginagawa ko lang siya ng 90 SOC. So, yung total depth of discharge is 80% pa rin. Di ba? So, ngayon, based on amp hour, doon ngayon malalaman mo kung ano yung DOD mo. Halimbawa, 100 amp hour. Kukuhanin kong DOD 10%. So, meron pang natitirang 10 amp hour. Yun ang DOD ko. Ngayon, pag magcha-charge naman ako ulit, i-charge ko lang siya hanggang 90% amp hour. Or 90 amp hour, sorry. So, ang operation ko is 80% pa rin. Sir, question. Bakit 90% lang ay hindi mo sinacharge ng 100%? Yan na. Pag titignan mo yung curve, sir, di ba meron ako sa slide kanina, may curve, may discharge curve. Opo. Ito, maganda. Pwede ko ba ako mag-share, sir? Sige, sir. Sige, sir. Pwede, pwede. Saan na yung ano ko? Nasaan na yung aking... Sorry, andito. Wait lang ha. Oh, sir, may isa pa rin pong tanong yung kung pwede ba daw magparallel ng BMS na mas mataas yung discharge? BMS? Sorry. Ay, ang parallel operation ng BMS po pwede. Pero ang series ang hindi po pwede. Okay, okay. Di ba? Nasaan na yung aking CALB specs? Yes, sir, ito ang dagdag. Ito tanong din ni Sir Arnold di makulangan. Yung kulob daw ba yung life FO4, pwede daw ba sideward or downward position? Ayan. Ang specific na orientation talaga ng life FO4 is either nakatayo or nakahiga. Huwag lang pabaliktad. Parang ganito. Yung poster na sa ibaba, yun ang hindi ay... Oo, oh, yung termin natin hindi sa baba. Hindi po pwede yun. Yun lang naman ang bawal eh. Kung nakagilid, okay lang. Kung nakatayo, okay lang. Yun lang naman ang dyan. Sa solid acid, hindi pwede yun. Oo, kailangan tayo lang, di ba? Oo, tama. Ako, hindi ko na makita yung aking light PO4. Saan yung isa? Ay, yung aking CALB. Doon sa tanong, nasagot ko sana doon kay Sir... Ito. Richard. Ano ba mag-maximize? Yung katanungan ni Sir Carlo na bakit hindi chinacharge ng 100%? Oo. Asan na yung camera? Namala. Na paano ba mag-ito pala? Bakit na minimize? Share screen lang ulit, sir. Hindi na minimize yung display. Hindi ko makita yung ano ko eh. Paano ba ito? Join meeting yan. So, during... Actually, madami tayong viewer ngayon at saka... mga nagtatanong gawa kasing actually sir marami talaga interesado dito sa live hopper na to eh kaya expect na natin na maraming tanong ngayon at maraming viewer.
na-minimize mo, sir, dun sa return to meeting, sabi niya. Alin, alin? Pag na-minimize mo, makikita ka pag-click mo yung Zoom, return to meeting, sabi. Return to meeting. Ano yun? Anong hinahanap niya? Anong na-minimize daw yung window ko, sir, yung aking yung nawala yung ano, anong nawala? Yung nawala ko, hindi ko kayo kita lahat. Naipunta sa ibaba, bro. Sa baba yan, sa baba, mayroon diyang maliit sa Zoom sa top. Right side. Tingnan mo mula taas hanggang baba. May maliit diyan na nag-minimize siya diyan yan pupunta eh. Minimize. Sa akin, naka-minimize tapos pag kinlik ko yun, nakakalagay return to meeting, makakabalik ako. Naka-mock kasi ako, sir? Ha? Naka-mock kasi ako. Hindi ko masyadong kabisado. Ay. Naka-mock. Kaya mo i-ano, kaya mo i-log out tapos i-log in tapos i-accept ka ulit namin. Dali. Pag hindi mo talaga makita yun. Minimal view. Ayun! Maliit lang yan. Maliit lang. Yung kita ko na. Okay. Okay, so ang gusto kong i-share kanina is yung question ni Sir Carlo kung bakit hindi ko pinu-full charge yung aking battery. So, pag titingnan natin yung nasaan yung iCloud. Nawala naman yun yung aking ano. Bakit ganyan? Ang hirap ng Mac. Nahihirapan ako pagdating sa mga ano, bago lang din itong ito pala. Nasa window ano, hindi pala po pwede. Okay, mag-open na lang ako ng panibago. Dali lang ha. Kasi ang ano kasi diyan yung sa discharge curve ng battery. Pag titingnan natin yung discharge curve ng battery, nandun kasi yung kung saan ka hihinto pagka malapit ka na ma-full eh. Meron ni ang tinatawag yung elbow at saka ni ng kanyang sa discharge curve. So, dun lang ako sa elbow at saka sa knee tumatakbo. Yun ang sagot dyan sa tanong ni Sir, ano, Sir Carlo. Yung sinasabing elbow, come on, nasaan ka na? iCloud. Battery. Pati ako nalilito na. My sonar. Okay, abang nag-iintay, i-entertain nyo muna yung ibang question. Okay, yes, bro. Okay na. Sabi mo lang, bro Michael, kung ready ka na. I-list nyo lang, sige sir. Ayun, baka may iba pang katanungan. Si bro Ray, nandyan pa. Yung magbigay siya ng tip ng mga gumagawa ng mga power wall na DIY. Safe. Wala na bro, nagpaalam at may ano yata sila nung anak niya. Oh bro, isa sa sabi nga ni bro Dave, kung bibili ng battery hangga't maaari, hingan mo ng data sheet. Yan yung importante. Kung wala man siyang data sheet, hingan mo siya ng test data niya nung seller. Kung talagang nagde-test siya. Kung wala naman, anong pinakamaganda? Ikaw na, risk mo na yon. Bili ka na na yun. Ibat ka na. Oo. Balik na lang tayo dun sa slide ko, sir. Meron akong slide number 5. Ito. Bakit ganun? Pupunta siya. Share screen. Desktop number 1. Yan. Okay na, sir. Okay. Nakashare na. Okay. So, nakita mo ba yan? Kita niyo yan? Kita. Yun. So ito yung curve na sinasabi ko. Kita niyo yung curve? Yeah, buha ba sa 100 pagdating yung yes sir, kita. Okay, good. So pag titingnan niyo dito,
Ito yung elbow na sinasabi ko dito. Dito yung part na 10% na sinasabi ko. Sorry, 90%. Ito kasi discharge curve, di ba? So baliktad, ito yung charge mo. So pagka ma-full charge ka na, tingnan mo yung graph, oh, biglang angat siya pag mapuno na. Kita mo to, sir. Ito yung... mga 3.4. Biglang angat siya. Kasi pag malapit na siyang mapuno, magbibiglang angat yan eh. Yung mga ibang specification ng battery, mas ano pa yan eh, mas maano pa, mas malugarithmic pa yung pag-angat. Di ba? So, dito lang ako sa, kung estimate mo to, ito 10% estimate, di ba? Sabihin natin ito 100 eh. Estimate ito 10%. So, before ka mag-elbow, nag-stop ka na. Pag ginamit mo kasi sagad, ibig sabihin, pwedeng may possibility na mag-overcharge. Yun ang possibility. Yun yung ano eh, yun ang kinakatakutan ko sa Live PO4. Pag nag-overcharge, mau-open yung BMS kasi may mga cell na mauunang mag-charge. Di ba? Mauunang mapupuno, mauunang tataas ang boltahe. Ngayon, pag nangyari yon, magkakaroon ka ng mataas na cell voltage differences. Pag nangyari yon, halimbawa, sa case ng BMS ng DALI is 300 millivolts. Pag nangyari yon, open BMS mo, cut off battery mo. Di ba? Kaya, hanggat maaari, dito lang ako naglalaro sa 10%. Yun yung charge. Pagdating naman ng discharge, doon naman sa ni, bago naman mag-ni. So, bago ako mag-drop, dito naman ako, halimbawa, sabihin ko 90% dito banda. Pagdating mo dito banda, hindi mo na siya hayaan pa na bumaba ng bumaba na may sagad niya hanggang 100. Dahil mag-o-open na naman ng BMS mo, the other way around, over-discharge naman. Dito mo ito, babagsak siya ng 2.4 pag nilampas mo. Ibig sabihin yan, yung BMS kasi normally bumabagsak yan 2.5 volts per cell. Eh. Mag-o-open, I mean, pag-discharge, mag-o-open siya ng 2.5 volts. Pag-charge, mag-o-open siya ng 3.7 volts. Mga ganyan. Per cell. Ibig sabihin, pag 4S, i-multiply mo ng 4, 8S, i-multiply mo ng 8, ganyan lang ng computation dyan. So, sa tanong ni Sir Carlo, why hindi ko pinu-full charge? Dahil iniiwasan kong ma-open yung BMS. At saka, the same time, makukuha ko yung 80% DOD dahil 90 hanggang 10 lang ako. Or, hindi ko kasi, ayaw ko kasi yung 20 hanggang 100 eh. Dahil nga, iniiwasan ko yung pagka-open ng BMS pag nangyari yung magkakaroon ng high voltage differences yung mga cell. Yun ang sagot ko dyan. Sir, so, going back dyan sa graph na yan. So, kung kunyari gagamitin yung pinaka-blue line, ang interpretation, so iseset yung HVD ng charging sa 3.2 o 12.8, ganyan? Hindi. Ang charging kasi ganito yan eh. Halimbawa, absorption, di ba? Pag na-reach or bulk. Pag na-reach yung absorption, sabihin natin, ito, 3.4 absorption voltage ko. Pag na-reach yung 3.4 volts per cell, stop na ako. Or even lower. Pero absorption ang sinasabi ko. Parang pag na-reach yun, stop na. Yung bulk voltage mo or charge voltage mo, same pa din naman dun sa kahit 3.65 volts, okay pa rin. Pero kung wala kang bulk settings, absorption lang okay na. Pero may total voltage, ano ka, di ba? May total voltage, charge voltage ka. Doon mo ngayon paglalaroan yon. Kaya ako nga sinasabi, play around doon sa parameters mo. Kasi hindi mo marireach yung tama base kasi sa setup or sa voltage mo lang sa inverter mo. Kasi minsan may losses yan eh. So, pwede kang mag-adjust ng kaunti-unti hanggat sa makuha mo na hindi na mag-e-error yung system mo. Kasi pag yan nangyayari, yung sinabi ko nga, sa sobrang taas ng voltage mo, di ba pag sabihin natin 57 volts or 3.65 volts, hindi natin nare-reach yung 3.65 volts per cell, hindi mag-stop yung charging, di ba? Sa SCC. So, pagka nag-charge ka at hindi umabot doon, magkakaroon ng possibility na yung mga lower resistance cell or higher resistance cell, mauunang mag-jack up yung kanyang boltahe. So, ang style dyan is babaan mo lang yung absorption charge or bulk charge mo. Then,
ilapit mo yung float para pagka bumaba ng konti yung voltahe ng battery, balik siya ulit ng boost. Di ba? Ganyan na eh. Balik siya ulit ng boost. So, yun ang ano, yung ang kwan naman kasi diyan, kahit nasa 56 volts ka, 55 volts, papasok pa rin yan eh kasi naka-parallel yung charger eh. Kung hindi magkaparehas yung battery at saka yung charger ng voltahe, tatanggap at tatanggap yung battery ng volta ng current, di ba? Pero pag na-reach na yung voltahe ng inverter or yung charger, hindi na yan magkatanggap ng voltahe. Di ba? Ganun yung constant current, constant voltage charging process. Di ba? Pinagkaiba lang talaga ng mga SCC natin. Meron siya mga stages, float, absorption, bulk, yun yan eh. Kaya pag titingnan yung mga parameters ng lithium sa mga high-end chargers, actually walang float eh. Or parehas lang eh. Parehas yung float, absorption, at saka bulk. Yan yan eh. Ganun yung mga ayun. Parameters. Diba? Magandang kasagutan yun. Sir, yung sinasabi mo bang knee at saka shoulder, related din ba yun sa sinasabi mo kanina para hindi magloko yung detection ng MPPT na mag-open yung BMS? Yan, related yan. Yung before elbow, yun yung charging, before yung knee. Yun, elbow at saka knee yan. Pag ito kasi yung tinatawag ko dyan, elbow, parang ano eh, ganyan eh, di ba? Elbow. Ito naman knee. Ang tuhod ko eh. Before sa knee at saka before sa elbow. Yan. Ha? Ayun, para hindi rin magloko yung detection ng MPPT, no sir? Tama. Kasi pag nag-open ng BMS, sasabihin ng MPPT mo, wala ka naman battery. Ganun din eh. Di ba? Sasabihin niya, open ng BMS, ibig sabihin, walang battery. Kasi open yung... Ayun, so kaya pala maliwanag na at saka knee at shoulder lang dahil iniiwasan natin bumakas yung BMS para hindi magloko yung detection ng MPPT. Tama. Yun yung secret dyan. Pero nabasa... Sige lang, sir. Okay. Itong specs na gusto kong sabihin dito. Tignan mo itong internal resistance ng CALB. Tignan mo. Less than 0.9 milliohms. Oh. Yun yung nasa specification niya. Pag titignan natin yung unang item, ito yung normal capacity. Ang CALB kasi kaya maganda, pag titignan yung curve, balik tayo dito sa curve, lagpas siya ng 100 amp hour, di ba? Hmm. Yun mo, 110, mga ganyan, di ba? Pero... Oh, bago mo ba? Oo, di ba? 110, di ba? Pero, kung tutuusin, kaya mong i-discharge yung 100% sa kanya eh. Yung 100 AH sa kanya eh. Dahil nga sobra-tobra siya sa specs. Yan ang style ng CALB. Kaya maganda ang CALB dahil ina-underrate nila yung kanyang battery. Yung more than 100 amp hour, sinasabi lang nila, 100 amp hour lang yung battery ko. Parang gano'n. Diba? Kaya isa sa mga gusto ko dun sa CALB dahil nga, pag titignan mo yung kanyang discharge curve, eh talagang lalagpas ka ng 100 amp hour. So kung ikaw ngayon na bibili, aba, lagpas-lagpas pa yung aking napupudus ha. Parang gano'n. Diba? Parang ginagamit natin na ibang panel. Ganun. Oh, parang ganoon. Parang ganoon ang mangyayari. Balik tayo din sa specs. Pag titingnan mo dito, sa item number 5, ito 'yon, charging constant current which is CC or constant voltage. 'Yan ang sinasabi ko kanina. Tsaka yung maximum current, titingnan mo 'to. Maximum current of 1C. Ibig sabihin, pag 100 amp hour na baterya, kaya kong mag-charge sa kanya ng 100 amp. Kaya magiging fast charging siya ngayon. Kung kaya ng solar charge controller mo ng 100 amp, sasagipin niya lahat yun. Ganun ang mangyayari. Ito yung kagandahan naman. Sorry, na-skip ko itong item number 2. Pag titignan mo yung minimum capacity. Ito, minimum capacity pa ang sinasabi niya, 100 amp hour at 0.3C. Ibig sabihin, nag-test sila ng 0.3 discharge, makukuha nila ng 100 amp hour minimum. Minimum yun ha, bibili, naka-specs siya ng 100 amp hour. Diba? Ibig sabihin, dito, detailed talaga yung kanyang parameter. Number 3 naman, nominal voltage. Siyempre, nominal voltage ng lahat ng LiFePO4, 3.2, lahat yan.
3.2 lahat ang nominal voltage. Ito, magkakaiba-iba lahat yung item number 4, internal resistance. Para, hindi magkakaiba-iba yan. Depende yan sa brand. Depende yan sa manufacturing process. Ito, ito sa item number 6, discharging. Maximum of 2C. Ibig sabihin yung 100 amp hour na light PO4 calc ko, pwede akong mag-discharge ng 200 amp sa kanya. Diba? Imagine mo, 200 amp ang itirahin mo sa kanya, i-discharge mo. Yung iba, ka, iba pa nga, yung A123 cell, kaya hanggang 20C. Imagine? Ganon din yung ano nga ba yun? Headway na mga cylindrical, matataas yung discharge current. So, yun ang isa sa mga benefit ng light PO4. Kaya napakaganda siya, lalo na sa mga high loads. Ha? Magtitignan mo lahat. Ito. Recommended SOC uses sa item number 4. Di ba? Sabi ko kanina, 10 to 90%. Yan yung before elbow. Ito naman yung before knee. Kaya yan yung sinusundan ko simulat sa pool. Ayoko yung sundan yung hanggang 80% or hanggang 20% SOC tapos ipu-pull charge mo. Eh, hindi ko sinasuggest yun. Not applicable para sa akin. Ito. Yung thermal operation, thermal or ambient. Mayroon, mataas siya, 45 degrees C, 55 degrees C. Ito lang naman ang kailangan natin. Hindi naman natin kailangan yung low part ng temperature. Mainit dito sa atin. Pero pag nasa ibang bansa ka, mag-isip-isip ka na. Bili ka ng heater or something else. Yun. So, marami kang makikita dun sa specification ng unit or ng battery. Ito, part lang to ng specification kasi Chinese ito eh. CALB is China Aviation Lithium Battery. Ah. Yan yung kagandahan naman yan. Okay? Nasagot ko ba, Sir Carlo? Yes, sir. Yes, sir. Kaya pala na, yung discharge kahit 3 volts lang, yun lang pala setting no? Sa ano? 12 volts. Oh, tama ka doon. Actually, 3.1. Swabe ka na sa 3.1 eh. Oo, oh, sa pangamin na oh. 3.1, dito ka ng banda oh. Hmm. Yeah? Lalo na, eto, pag titignan mo, tatlong kulay yan. Yung dark blue, 0.3C. Yung purple is 0.5C. Meaning, yung 1C, mas mataas yung discharge. Oo. Kung susundan mo yung mababa ka lang ang discharge, mas mataas naman ang iyong LBD. Di ba? Yes, yes. Yeah? Ganun lang naman yan. Yan ang maganda sa mga may specification. Pag-aralan lang natin yung specification, alam mo na kung anong parameter na gagamitin natin. Kaganda naman dito siya talaga. May iba pang katanungan, Bro Mario, Bro Carlo? May nakita pa kayo sa ano? Ibang grupo? Meron dito sa ano? Pare-pareho lang pala, no? Kasi nakashare lang pala naka-share, sa hybrid. Pa-isa-isa yung tanong nila. Ito, para kay Sir, sabi nila sa overcharging daw, sabi ni Abu Jared, di ba pa, during overcharging, di ba yung charge MOSFET mag-o-open? So, discharge pa rin ang madidetect ng MPPT sa battery bank kasi mayroon pang discharge voltage. Depende kasi yan sa BMS. Meron yung MOSFET niya na nakokontrol na lang kung pasok yung current at saka labas yung current. Diba? So may possibility na pagka over discharge na hindi mag-open yung may sa mga smart BMS may setting yan eh. Pwede kang mag-set na kahit nag-open na yung discharge MOSFET, close pa rin yung charge MOSFET. Diba? Kahit common port yung BMS mo, di ba? Sinabi ko kaninang common port, isang line lang sila. Do dalawa ang, para kang meron nakaparallel na MOSFET sa loob ng BMS, na yung isa is nagde-detect ng pasok na current, yung isa naman is nagde-detect ng labas na current. Di ba? So, kung ma-over-discharge ka na, mag-open naman yung ano mo, yung discharge MOSFET mo. Pagka charging naman, baliktad naman. Yung discharge parati ang close. Yun naman ang mag-o-open, yung pasok na current naman, yung charging MOSFET naman. Ganun ang case dyan.
hindi ibig sabihin na common port, isa lang lang ang MOSFET ng linya na yan. Dalawa yan. Isang charging MOSFET at saka isang discharging MOSFET. Pero nakaparallel yan. Merong sensing yan kung pasok ang current or labas ang current. Ganon ang composition ng BMS na nakikita ko kadalasan. Minsan, kaya nila sineseparate yan dahil nga, actually, ang pagkasabi sa akin is para ma-minimize yung cost. Minimal cost kasi pag pinarehas mo kasi yung charging at saka discharging, hindi naman natin ma-reach yung same current ng charging eh. Diba? Reality-wise, kung meron kang 100 amp BMS, hindi mo naman kayang paabutin pa ng 100 amp charging. Hanggat maaari, hindi mo na gagawin yun. No, usually, mas mababa. Kaya, yun nga, balik sa question ni Abu, hindi naman mean necessarily na mag-open na not unlike kung anong klaseng BMS yan. Ha? I'm nagsasabi lang ako sa BMS na nasubukan ko na. Like, dun sa smart BMS, may control ka kasi kung kailangan mo siyang i-open pagka nagkalimbawa, sabihin natin over-discharge, yung charging mo is close parati. Parang ganun eh. May situation na ganun. Yun yung point na yun. Sa smart BMS, pwede mong kontrolin. Pero sa mga normal BMS, tingin ko po pwede rin pero hindi ko pa nasusubukan. Mas gusto ko kasi hindi ko na pinapaabot sa ganung case. Hanggat maaari, hindi ko na ino-off yung MOSFETs base lang sa voltahe or cases lang sa overvoltage or something else. Kasi nga, yun ang point ko dyan. Okay. Sagot-sagot yung tanong niya. Bro, ito... Tugunong mo, Sir Abu, ha? Sir, ito PM sa akin. Bro, pakitanong nga, ilang mAh ang difference ng battery series na pwedeng... Ay, ang batteries na safe i-series? Ayun nga. Walang difference actually eh. Hanggat maaari parehas, yun nga ang ano natin. Kasi nga, pagka sobrang laki ng difference, mabilis masira yung ano mo. So, masusunod ngayon yan, parang ganito. Meron kang 5Ah na cell, tapos isi-series mo ng 10Ah cell. So, magiging battery pack mo ngayon is magiging 5Ah lang. So, ma-under rate ka ngayon. Which is sayang, di ba? Parang PB. Ayun. Bro Mario. Yes, bro. Dun sa wall ko, dun sa mga nakashare na FB, baka masisilip nyo, baka dun may nagtatanong eh. Ito. Nasa SPP ako ngayon, sinecheck ko. Parang pumapasok din siya sa, ano eh. Hybrid, nakashare sa hybrid eh. Isa-isa lang tanong eh. Isang set lang talaga. Ayun. Okay. At least... Pare. Nasasagot ni Sir Michael yung mga katanungan. Nakita pa ba kayong mga katanungan? Yung kanina nawala eh. Nakita ko itong sa MPPT. Dali lang sir at ako'y mag-CCR lang. Sige sir. Sige sir. Ayun. Yung tanong ni Annie. Harap pa muna tayo ng ano. Ibang tanong. Kung nakita mo yung tanong ni Annie. Annie ba yun? Sa MPP. Romeo, Ani? Hindi eh. Ano? Hindi ko makasilip ngayon sa FB at medyo malalaglag ako eh. Sige. Yeah. Oh, sumasagot din si Sir Ruel Quijano. Ayun. Ano nga pala? Dun sa mga... gustong mag-share ng knowledge nila o maging presenter namin, maging speaker, mag-message po kayo sa akin, okay Sir Dance, okay Bro Mario, kay Bro Carlo, para ma-schedule po namin kung kailan kayo pwede namin schedule para sa ating online discussion. Ayan, kababalik lang ni Sir Michael. Oh, Bro Mario, may tanong? Sakto na basta. Ewan ko kung nabasa niyo na kanina, late ako eh. Sir, ano mas okay na parameter sa SRNE na LiPo4? User or LI settings? Kung user...
Sa akin, prepared ko user eh. Kasi pwede kong iset kung ano yung absorption or yung bulk voltage. Parameter, sabi niya. Pag user. Mm. Ayaw ko nang, ang settings ko, sinasadvise ko is lithium modified. Parang yung ibang parameters ng lithium, open naman, yung mga ibang parameters lang ang minomodify ko to protect nga yung sinasabi kong elbow at saka knee. Para lang mangyari yun. Diba? So, sasagot user, mas maganda. Or modified lithium. So, 100 amps na BMS, ilan ang maximum cell na 4S, 12 volt system? Okay. So, ang BMS, dalawa lang ang parameter na kailangan mo dyan. Una is yung maximum discharge current. Kasi ang BMS, kung ino-overdesign mo siya, halimbawa, ang load mo lang is sabihin natin na 1,000 watts na inverter. Tapos ang BMS mo is ang system mo 12 volts, di ba? So kung ang i-define ko is ano yung tamang BMS, doon ka mag-base sa discharge current ng load mo. Hindi ka mag-base sa battery size. Tama? Nakuha nyo? Huwag mag-base sa battery size or amp hour size ng battery mo. Mag-base ka sa kung anong load mo. Yan yung parameter ng BMS. Kung ang load mo is 100 amp BMS ang gawin mo. Kahit 1,000 amp hour pa yung battery bank mo. Ganon yung ano dyan. Yun lang naman ang relation ng BMS sa battery bank. Ang dami nag-PPM. Oh. Ayun. Sir, nagtatayo ba kami? Sir, ibig sabihin, halimbawa, kung ang load ko ay mga 60 to 70 amps, pwede bang exaggerate ko na 100 amps yung ilagay ko? Kung ang load mo ay 70 to... Ano, sorry? Ulit, sir, nag... 80 amps. Hmm. 70 to 80 amps lang ang load ko. Pwede ko bang i-exaggerate yung BMS ko ng 100 amps? Pwede. Kasi nga, may leeway ka. In case mag-surge po, pwede. Or in case mag-add ka later on po, pwede. Huwag mo lang i-under. Diba? Halimbawa, ngayon, gusto ko, load ko lang is 70, eh nagdagdag ka ng isa pang aircon. Hindi, syempre, additional current yon. Kung hindi yan nakadesign sa BMS mo, po pwedeng mag-open si BMS. Diba? So, po pwede. Sir, may question dito. Ano po dahilan bakit nag-aasin-asin yung mga terminal ng battery? May mga cases din ba sa Life PO4 na namumuti din yung terminal niya? Ano dapat gawin para maiwasan yan? Alam ko, kaya yung sagutin yan eh. Kasi sulfate yan, di ba? Kasi ang kwan dyan, hindi naman yan related. Kasi wala naman sulfate yung light PO4, or hindi yan mag-aasin-asin, unlike solid acid. Magkakaroon ng sulfation dyan eh. Yun yung asin na sinasabi. Sa light PO4, hindi mangyayari yan. Ang mangyari, mag-i-spill ang electrolyte kung sakaling, ang karakteristik kasi ng battery, halimbawa, example ito, meron akong EVE cell dito sa akin. Pag titignan nyo, may blue yan sa gitna. Ang tawag dyan is yun yung explosion proof valve. Yan yung pagka nagbuntis yan, eto possibility na magbukas, dyan mag-i-spill yung mga electrolyte. Ganon din dun sa prismatic, sa cylindrical. Sa loob ng cylindrical cell, meron yung ganyan din. Hindi natatakpan lang nung ano. Parang sa 18650, meron din siyang ganon. May explosion proof valve din yan. So, yung electrolyte, pag na-expose dyan sa terminal, kalawang ang abutin mo. Yun yung ano dyan. Hindi yung puti-puti or asin-asin. Yung kalawang. May sabagot ito sa kinatanong niya, Pylon Tech po ba yung sample mo daw kanina? Ay, hindi. Ito. Meron akong Pylon Tech dito. Meron na module.
Pag makikita nyo yan, yung isa dyan. Blink. Kita nyo? Yes, yung eto, Pylontech module na yan. Ito naman BYD. Yung puti naman na RADA. Meron akong testing dito ng, oops, sorry, hindi makita. Victron yan eh. Meron akong Victron setup dito sa office. Mm-hmm. Hindi ko maibaba yung camera ko, pasensya na. Kasi Victron ang mga ino-offer ko sa client ko. So meron akong mga battery modules na dito. Yung sample na nasa akin naman is EBE ito, yung EBE cell. Mga old stock. Hindi brand new, wala na akong brand new, naubos na lahat. Inaubos nyo. Wala na, na-COVID tayo, na-COVID, wala pa tayong stock. Supplier. Simula nung nag-shutdown ng China, hindi na rin nakapadala. So ako affected simula po nung nag-lockdown ng China. Lahat tayo na. Oo, yun nga eh. Yun ang masama dyan eh. Kung kailan may lockdown, saka ang dami nagtatanong eh. Pero talaga naman, ay wala talaga, wala tayong magagawa. Walang supply. Tama naman, sir. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Kailangan natin na tulungan nila. Okay. May tanong pa tayo. Sir, ibig yung sabihin ko, may live PO4 ka na in 3 series with 5,000 mAh. Tapos yung isa, halimbawa, is 3,000 mAh. Ang output niya is 3,000 lang. Yun yung recommended ko na na mangyari kasi yung maliit na masusunod. Or else, masisira yung maliit mo. Pag sinagad mo siya na gawin mo siyang 5,000 mAh or 5 amp hour, mauuna masisira yung 3AH mo doon. Kasi hindi naman niya kaayon eh. Ibig sabihin, mag-over voltage or over ano na siya. Or under discharge na siya. Kung i-discharge mo ng 5 amp hour sa 3 amp hour, magsisiro na yun. Ganun ang mayayari. Ganun din ang case ng hindi balance na cell. Para kang nag-discharge, gaganyan din. Mauuna na masira yung mas mababang voltahe. Ganun din ang mayayari. Kaya kailangan, dun sa hint na sinabi ko sa presentation kanina, actually, kanino ko ba papadala yung presentation, sir? Padala ko na lang. Sige, sir. Padala ko na lang later ang kay sir Boss Chad. Sige, sir. I-share po natin. I-send yun na lang po sa akin. Okay. Kasi nandun din yung mga ibang kasagutan, mga main questions, nandun din eh. Normal lang talaga yung, kailangan lang talagang alamin kung electrically or electronically wise kung pupwede ba alin ang mas masusunod. Kasi hindi naman pupwede sa pupwede, pero alamin mo kung ano yung risk mo doon sa sinasabi or doon sa setup na ginawa mo. Yan lang naman eh. Ito sir, tanong niya. Pero isa naming unit, lumobo ang battery, pero buo ang inverter. Saan po kaya ang posibleng naging problema? Ang tanong is, may BMS ba? Di ba? Kasi kung may BMS, hindi lolobo ang battery mo eh. Kasi mag-o-open na si BMS. Bago pa lang siya ma-reach yung kanyang extreme, mag-o-open na yung BMS. Not unless may BMS na sira. Di ba? Kung yung BMS mo naman nasira, akala mo may BMS protected, yung pala hindi naman nag-work. Kasi wala rin, ganun din ang mangyayari. Or yung iba, ginagawa nila, yung BMS, nakabypass yung load nakalagay pala dun sa B- ng battery, parang walang BMS. Diba? Kasi nga, pag nilagay mo kasi dun sa B-, mas higher discharge ka kasi kukuhanin mo lahat yung battery eh. Saka, hindi na protected yung current eh. Ganun ang mangyayari. Kaya ang reason niyan na possible na nagka-bulge yung battery is either walang BMS or walang yung active balancer. Sinasabi kasi nila minsan active balancer lang po, pwede na. Active balancer and BMS are separate. Hindi naman yan parehas ang function eh. Magkaiba yan. May kanya-kanya silang trabaho. Kaya hanggat maaari, kung may budget, bilhan mo ng active balancer. Or minimum, may BMS. Para, in case may trouble, meron kang BMS na tutulong sa iyo. Parang safety ba? Meron kang sasakyan, naka-seatbelt ka lang lagi, madisgrasya ka man, hindi ka mamamatay.
kung may BMS ka nga, hindi mo naman nakakabit, or sabihin natin may seatbelt ka nga, hindi naman nakakabit, disgrasya ka, patay pa rin. Ganun yung mangyayari dyan. Ganun ang case dyan. Or real life scenario, di ba? Apo. Sir, ito medyo mahaba-haba galing kay Sir Jomar. Ah, tanong ko po, Master, pwede po bang gumamit ng 4 sets 12 volts LiPo 4 pack with individual 12 volts BMS in series to have 48 volts LiPo 4 pack tapos gamitan ng external 48 volts battery balancer module balancer or Victron battery balancer para ma-equalize yung buong 48 volts pack? Posible daw ba yun? Pwede. Kasi nga, meron kang ngayong additional hardware na nagbabasa ng boltahe ng kada module. So, kung parehas ang boltahe nung kada module mo, ibig sabihin, malaki ang possibility na parehas din yung cell voltages sa loob ng module. Yeah. So, pwede. Pwede yan, ganun yung sistema. Yun nga, bakit ka pa gagawa ng BMS na hindi naman po pwede ng mag-series? Why not just build communication between module para wala ka ng extra external hardware? Sabi nga ni Sir RR, minimize as possible. Di ba? Para less yung problema. Kasi kung ang daming abobot, nagiging Frankenstein yung iyong setup, mas marami ka rin ito trouble. Di ba? Marami kang titignan. Ano ba itong problema ng system ko? Parang ganun eh. Ayun, sir, may tanong po dito. Yung BMS daw po mag-o-open ba pagka bumabaka na ng 2.4 o 2.5 or ano? Yes. Depende yan sa kung anong BMS ang binili mo. Pero common, yes. Babagsak yan. Talagang yung BMS yung magiging protection ng battery natin. Depende doon sa tinet natin parameters, no, sir? Yes, tama. Ganun nga, sir. Hindi kung wala kang BMS, ang dami kasi nagsasabi, walang yan, walang BMS. O pwede yan, walang BMS. Pero kung alam mong ginagawa mo, okay yan. Hanggat maaari, pwede mong i-monitor bago mo siya gamitin, po pwede yan. Pero kung less time ka sa monitoring or maintenance, hindi ko na-advise kasi nga, no, reality, hindi naman natin tinitignan lagi yung battery or mine-measure dati. Hanggat sinet up mo, dapat install and forget na. Dapat alam na niya kung anong ginagawa mo based sa parameter niya, di ba? So kung ganun pala, sir, yung inverter natin, iseset yung LVD mas mataas sa cut-off ng BMS para hindi mag-error. Kasi mag-error yan na ano, di ba? Mag-error siya na hindi available yung battery. Hindi niya ma-detect ang battery. Tama. Tama ka, sir. Yun ang isa sa mga secret recipe yan. Yan yung isa sa mga secret recipe ng parameters. Kaya nga sinasabi ko, play around. Kailangan mong paglaruan kung ano yung magandang parameter para sa setup mo. Tama, sir. Yeah. Hindi, walang common sa akin. Ha. Iba-iba parati ang kaso kasi nga, mga benta ko minsan, hindi naman bihira lang ako magkaroon ng brand new. Yung mga brand new ko napakamahal naman kasi. Ang brand new talaga, sir, mahal. Ang mga old stock, kaya nagkamura-mura ang mga benta, is ang dami ng old stock. Ang dami pang mga used. Hindi lang naman natin brand new naman siya, old stock lang. Yung old stock ganito, yun ang linawin ko lang ha. Ang old stock kasi parang, halimbawa, nag-build ka ng maraming pantalon. Sabi natin 2 years ago. Eh, hindi na benta. So, hindi pa gamit yung pantalon, pero matagal na siyang nagawa. Diba? Ganun yung old stock. Ang brand new, kakagawa lang, bilhin mo na. Parang ganun. Hindi pa gamit. Ganun yung definition ng old stock. Pero, hindi porket old stock sinabi, pwede mo na yung bilhin. Dapat alamin mo kung anong capacity ng old stock mo. Kasi nga, may self-discharge ang battery. Kahimbawa, sabihin natin old stock 5 years ago. Sabihin natin mga cases ng optimum nano cell. Yung mga maliliit. 2016, 4 years ago. Eh, bebenta ka ngayon. Sabihin mo 5 amp hour. Pero pag bilim, pag test mo, anako, 4 amp hour lang pala nakukuha ko dito sa battery. So reklamo ko ngayon. Sabi mo old stock, dapat parehas lang ng 5 amp hour. Yun yung ano, definition dyan. Kailangan tama lang yung declaration mo
ng cell mo para alam ng seller, ay client, na risk niya na yon kung bibili niya o hindi. Nasa sa kanya na yon. Di ba? Ayun. Mas, ano, mas maganda pa. Oh, namatay. Nawala. Ayun, bro. Nawala si... Bro, chat. No. Nag-grab to grow signal pa. Meron na naman chat si Sir, ano, may post siguro si Sir Jomar. Ah, ito pala yung kranong niya kanina. Ito na mga in-offer ko sa client ko. So, meron ako mga... Ito pala yung siya. Yung pinatanong niya. Mm-hmm. Pinatingin ko rin sa GC natin, sir. Ayun kung yung, ano yung mga tanong nila. Ah, daming interesado ba? di ba may GC tayo, sir? Di ba? Yung mga kasamahan din natin doon. Oh, kasi bago lang din, sir, eh. Ayun. Buti nakabalik agad. Nalaglag ako, eh. Nawala yata internet. Ayan, okay, bro. Ayun. May katanungan pa ba, bro Mario? Nagtitingin nga ako, bro, kasalukuyan. Oh, hindi ko silip yung sa SPP, sa wall lang yata, hindi sa FB Live nagtatanong eh. Hindi sa wall, may nalalaglag ako eh. May sinagot ni Sir Con eh. Okay, dahil lang, bro, ito lang. Okay lang. Ayun. Okay lang ba ang BMS lang wala ng active balancer? Yan, ayan ang no, minimum at hangga't maaari. Minimum setup may BMS. Okay lang. Kailangan mo lang talaga kung bago yung cell mo, mas maganda. Pero kapag used naman or sabi nating gamit na, kailangan parehas ng capacity, hangga't maaari pare-parehas para maiwasan mo yung pagma-manual balance na sinasabi. Yung manual balancing na sinasabi is kailangan meron dalawang part ng manual balancing na sinasabi. Yun yung pwede mong i-balance ng knee or pwede mong i-balance yung knee, ibig sabihin yan yung top balancing. Pwede mong i-balance ng yung knee is equivalent to bottom balancing or yung elbow is top balancing. Pwede mo silang i-balance doon sa part na yon. Kasi doon yung part na wala na or puno na sila eh. Hindi ka dapat magbabalance sa gitna. Huwag ka magbalance ng 3.2 volts. Dapat either gawin mong 3.5 or 3.4 or sorry, sabihin natin 3.45 ganyan or gawin mong 3 volts. Kaya maganda kapag mag-start sila sa ganung mga point. Then, tsaka mo kabita ng BMS. For sure, after 6 months minimum, doon ka ulit magbabalance. Ayun. Magiging... Ayos. Yan yung mga ano dyan, sikreto, na-reveal na. Pag natin. Sumunod ka pala sa parameters talaga, mas matagal ang buhay. Servisyo talaga o pagbabalancing mo kung sakasakali. Yun yung mga sikreto. Niyan, Wala na, na-reveal na lahat ng sikreto natin. Malamang tatadta din ka ng message niya, sir, mag-i-inquire sa'yo. Malamang. Nalalang. Malamang. Sir, meron na ka dito. Sabi nga niya. Mga sir, sabi nga dito, sir, ikaw daw ba yung speaker at may grupo daw kayo. Sabi ko siya nga yung speaker namin. Shoutout, sir. Oscar, sir Oscar Galvez. Aba, ang daming fun ngayon, ah. Viewers natin, ah. Sir, marami rin viewers sa ibang bansa ngayon. Bah? Sir Perlas, nasa Dubai, sabi niya kanina. Ah, si ano? Paul ba? Paul. Oh, Paul. Binuntahan ko na yan, bahay nila. Iloka, sir? Meron akong ginawa dati sa bahay nila. Kaya pala. Well, maganda yung sagot din eh. Medyo Ayun, meron pa ba tayong mga katanungan?
Hindi lang, pero medyo ako rin yung nawala rin yung net ko. Ayun. Kasi kung wala, eh, ayun. Depende na kay Sir Michael kung tayo mapapagbigyan pa ng oras o baka busy rin siya, maka-istorbo na tayo. Ay, hindi. Ay, tayo naman eh, quarantine lahat. Seto, sir. Wala naman tayong, kumbaga eh, magawa kundi pa pag-usapan ng kung ano man ang nalalaman natin. Yan lang naman, share-share na lang natin. Kung meron mga akong nasabi na hindi tama or hindi sa ayon sa mga sinabi ko or nabanggit ko, pwede naman na ano, i-kwan natin, i-fix natin yung mga, hindi naman tayo 100% perfecto. Pero kadalasan sa mga nakita ko naman is, totoo naman at our experience na din. Yan, ito sir, from UAE, Jericel Mandianyo all. Yan. Sir, may tinatanong dito, sabi, saan na ba yun? Sir, once na nag-float ang LiPO4, diretso ba talaga float na siyang hanggang madilim na? Saka lang mag-stop pag wala ng araw? Actually, sa yung float voltage na sinasabi, sa parameter kasi ng SCC yan eh. So, yun nga, ang suggested ko is hanggat maaari, huwag ka nang mag-float. Pero kung hindi kaya ng SCC mo ng hindi mas mababa ang float or hindi matanggal ang float, malapit lang sa boost charge para pag bumaba ng konti yung voltahe mo, boost ka agad. Di ba? Boost ka agad. Yung absorption ng tawag dito, merong parameters na iba. Ewan ko kung meron sa mga ibang SCC. Yung absorption charge or may time din yan, doon din ang isa sa mga, hanggang doon lang ako eh. Boost absorption. Hindi na ako nag-float hanggat maaari, ayoko ng float eh. Kasi trigger charge din minsan yun eh, di ba? Ayaw nga ng LiPO4 ng ganong sistema. Ayaw niya ng ganong stage. Gusto niya parati constant current, constant voltage. Ganon lang parati. Pagka absorption ka, tsaka bulk ka, constant current, constant voltage parameters yun. Stage yun ng charge. Hindi mo na kailangan mag-float hanggat maaari. Ang gagawin mo lang dyan, ilapit mo lang yung float parameters mo sa SCC dun sa boost charge mo or sa absorption charge mo. Para in case na may ginamit mo yung charge mo sa umaga or sabi natin may araw, ginamit ka ngayon ng battery mo, hindi mo na kailangan antayin yung float or bulk recovery voltage. Hindi mo na kailangan antayin yun eh, di ba? Pag ni-reach kasi yung float, into na yung charging, di ba? Or pag malangsangin, largahan mo para lumayo, tumaas. Nagsasaranggola. Yeah, ganun lang ang gagawin natin. So, ilapit lang yung ano, para yung float charge sa boost charge. Para hindi maaga yung pag-float mo, sayang yung harvest mo ngayon. Lalo na pag gumamit ka pa na kagad sa umaga ng load mo, antayin niya yung boost recovery voltage niyan bago siya ulit mag-boost, di ba? Opo. Di ba? Ganun lang yung style diyan. Sir, wild question. Pwede mangyari. Halimbawa daw sir, aksidente. Inabot ng baha yung storage natin ng LiPO4. Ano daw ba pwede mangyari? Explode o sabog? Hindi sa sabog. Magsishort sigurado. Ang unang mangyayari dyan, kasi conductive naman ng tubig, di ba? Ang mangyayari talaga dyan is magsushort. Kung meron kang BMS, syempre, cells ng level dyan eh. Yung kanyang explosion proof valve, yun. Kung magshort kasi ito, yung ito, dito, malamang mag-i-spill yan ng electrolyte. So, ibig sabihin, sira na yung cell. Masisira talaga siya. Para kang naglagay ng bus bar sa battery. Terminals. Ganun ang mangyayari. Ayun. Sir, hindi yan sa sabog. Ang mangyayari dyan, hanggang sa mag-zero volt yan, wala na. Hanggang sa umabot siya ng zero volt. Ganun ang mangyayari. Hindi siya gaya ng 18650 na pwedeng sumabog. Magka 18650 kasi mag-thermal run away kasi yan ang 18650. Ibig sabihin ng thermal run away, uminit ng uminit sa loob hanggang sa
hindi niya kaya yung pressure, yun sasabog. Ito, kaya nga sinabi ko sa isa sa mga slide ko kanina, high temperature resistant. Ibig sabihin, pataas man temperature. Bagay sa Pinas pala talaga yan. Bagay na bagay nga sa atin to. Kaya nga, mas advisable nga ito sa atin. Sir, yung pinapakita mong battery, yung pinag-iispilan, may thread ba yun? Nabubuksan o ano? Ano yan? Parang mahirap i-explain. Or parang may madali lang siyang mabutas. Parang sensitive lang na part yan. Pagka ito lang siya ng pako eh, ano yan eh. Parang yun nga, safety rin siya sa cell. Meron siyang napaka-sensitive lang na part na pagka lumobo ng or may mangyari man sa iba, talagang lalabas yan eh. Mababasag yung kanyang plastic lang yan eh. Hindi naman yan bakal or something, plastic lang siya. Oh, kasi baka may ang Pilipino daw mga scientist eh. Baka may mangialam. Ano na lagi na tubig. Lalagyan ng syringe. Palit ng electrolyte sa loob eh. Lalagyan ng syringe gagamitin. Sakto yan bro. Yun ang itatanong ko na pangalawa ngayon kay Sir. Galing kay Sir Gerald Sir, familiar kaibigan natin. Sir, tanong niya. Sir Michael, single pa po ba kayo? Kidding aside, sabi niya. Ano po ang maipapayad niya sa akin? Gusto kong isabay ang LiPo4 sa lead acid. Ayun na. Yun yung mga dinasabi hindi po pwede. Unang-una sa lahat, hindi na po ako single, Sir Gerald. Meron na po akong dalawang chikiting. Malalaki na din. Ngayon, sa kanyang tanong, actually, nagawa ko na yan sa isa sa mga project ko sa Palawan. Meron kaming sinet upan ng island doon. So, sinet up namin ng BYD, which is ang kanyang boost charge is 57 or 56.5 or close to 57, which is similar dun sa specs ng battery. Hindi ko ma-exceed or ano nga ba yun? Hindi ko na maalala yung brand ng battery na lead acid. Pero almost parehas sila ng charging. So ngayon, anong nangyayari? Pwede ko silang i-parallel. Ang mangyayari lang, yung lead acid, mas mababa kasi ang LBD niya. Yung lithium naman, mas sa taas. So, hindi mapupuno yung lead acid, pero pag pwede mo naman isagad yung BYD. Hindi naman mag-open yung BYD kasi protected siya eh. Protektahan niya yung sarili niya, i-open niya yung BMS niya, hindi mamamatay yung inverter kasi may lead acid na sasalo. Di ba? So, posible. Kailangan mo lang... Yun, magandang kasagutan yun. Ah, di ba? Well, alamin mo lang kung tama sila ng charge parameters. Ang mas maganda, dapat yung lead acid mas mababa ang LBD. Tapos, ang lithium naman, mas mataas ang charge voltage. Para pag sinunod mo yung... lead acid, dapat naman is... Alam ko, mas mataas ang charge voltage na compared sa lithium ion, lithium batteries eh. So, kung pasok yung specs ng LiPo4, sundin mo yung parameter ng inverter mo. So, pwede mo ngayong gamitin parehas. Diba? Kasi hindi ka naaabot sa float charge ng iyong lead acid eh. Kasi nga, hindi mo naman siya maaabot yung iyong bulk boss, yung bulk settings. Kasi mas mababa ang charge parameter ng BYD or lithium. Diba? Pag hindi umabot doon sa taas, hindi magpo-float yung mo kasi hindi pa napupuno yung iyong lead acid. So posible, pwede silang magsama. Ginawa na namin yan sa Palawan. Hanggang ngayon, buhay pa yung setup. I think 2003 years na. Kung tanong niyo is pwede, pwede yung basta tama yung... Pwede. Kailangan nyo lang talagang tingnan. Siyempre, sa-sacrifice mo na yung mas yung isa doon. Either tiga salo na lang ako pag ayaw mo na, parang ganun. Panakibutas na lang yung isa pagka bimigay yung isa. Parang two-timer ang labas. Tagasalo lang yung isa. Rebound.
Di ba? Ganun yun. Kung pwede. Parang tao lang din yan eh. Kung pwede naman eh. Kailangan mo lang alamin ang mga requirements ng dalawang unit mo or dalawang storage mo. Ay, eto pa sir. May tanong nga pala ako naalala. Yung meron daw silang lead acid na existing. Gusto nilang magdagdag ng LiPo4 for battery bank. Anong pwede nilang gawin para mag-dual battery bank sila? Okay. Meron kasing cases yan yung dual battery bank. Meron yung tinatawag natin na DC ATS. Meron akong ino-offer. Actually, meron akong ino-offer na pupwedeng yung isa ang main battery mo, which is yung isa naman is backup battery. So, normally ang cases dyan is two different chemistries. Sabihin natin LiPo4 at saka lead acid, di ba? So, sabihin natin hindi sila parehas ng charging parameters. Kasi hindi siya sila pwede mag-parallel. Di ba? So, ang solusyon natin is maglalagay tayo ng ano, ng ATS DC ATS. So, mangyari, yung isa, main, mumonitor ko yung voltahe, pag na-reach yung LVT, palo siya dun sa kabila. Merong ganon. Merong ganon. Ayun ang maganda, oh. Ayun na po yung kasagutan, mga kasolar, sa inyong tanong na gustong mag-dual battery bank. Bago, sir, may tanong po dito na... May catch, sir. Ang catch dyan, meron siyang limited current. So, 50 ampere is very low pagdating sa battery side, di ba? So, ang pwede mong gawin ngayon is pwede mong kontrolin yung external DC contactor or something else na. Para lang tumaas yung iyong current capacity, di ba? Ganun yung pwede mong gawin dun sa offer, yung in-offer kong ATS. Actually, yung ATS na yun, pwedeng AC, pwedeng DC. Relay lang yung kanyang ginocontrol eh. Yun. Ayun. Sir, may tanong pa. Halimbawa, nag-open daw yung BMS. Kailan daw yun pwedeng bumalik? Meron kasing recovery voltage yung BMS natin. May recovery yan. So, pag na-reach yung, halimbawa, yung case ng smart BMS na pwede mong kontrolin yung iyong charging while off yung MOSFET ng discharging, pag na-reach yung tamang recovery voltage sa BMS, magiging on ulit yung discharging side ng BMS or discharging MOSFET ng BMS. So, meron yan sa specs ng BMS. Hanapin yung specs ng BMS nyo, merong recovery voltage dyan or recovery, tawag dito. Basta ang point dyan is recovery discharge parameter, parang ganun. Ayun. O bro Mario, may tanong pa? Sabi ni Sir Jimmy, Sir Michael, kung plan ko separate SPC, ba't iisa lang ang inverter ko at dalawang battery bank, pwede daw ba? Separate SCC, dalawang battery bank, isang inverter? Yun yung case ng ATS ko, sir. Yun yung ATS case ko. Ganun din kami. Oo. Kasi yung dalawang battery bank, individual ang charging niya kasi nga hindi sila parehas ng charging parameter eh, di ba? Tama. So, pupwedeng ang case doon is dalawang SCC. Tapos, yung output ng ATS, di ba meron tayong sa ATS, meron tayong backup, meron tayong main, tapos may output. Yung output mo ngayon na line is papasok doon sa battery input ng inverter, which is isang inverter lang. Pero yung transition doon, parang may mag-i-error ng sandali yung inverter. Depende sir eh. Kasi kung high speed contactor ka, hindi dapat yung mangyayari kasi kung anong tawag dito, meron mga ganun eh. Milliseconds lang, hindi naman mamamatay sir. Oh, copy sir. Pagka yung ating mga inverter na yung motorized, yung nagaganon, ayun, pwedeng mamatay. Pero kung contactor based or relay based,
gaganon lang naman yan eh. Bilis naman ng transition nun eh. Ang disadvantage lang talaga ng mga contactor base is meron siyang idle current or idle consumption. And yun lang naman ang disadvantage yan. Pero kung malaki yung battery bank, pare wala lang yun sa kanya. Pag maliit naman, yun, mag-isip-isip ka kung anong gusto mo mangyari. Ha? Sabi ni Sir Wilche, let's say 12 volt system, pwede daw ba, kung pwede daw bang ibigay yung ideal voltage ng float, boost, etc. ng light. Pwede, sir. Oh. Pwede naman. Yun nga, kung ano yung boost or tsaka bulk charging mo, yung float, babaan mo lang ng konti kahit tigpo 0.1 volts open na dun. Yun nga, ang hint dyan, hanggat maaari, close sila dun sa boost charging. Kasi nga, balik ulit tayo sa specification ng charging at parameter ng light PO4, which is constant current, constant voltage. Ayaw natin ng float hanggat maaari, ayaw natin. Gusto lang natin boost at saka bulk. Yun lang. Tapos ito ang isa sa tanong niya. Kung meron daw siyang 16 pieces at 24 volt system, ano daw ba yung magandang configuration? 20, ano sir? Paulit? Hello sir, planning to build prismatic LiPo4 at 24 volt system. Kung bibili ako ng 16 pieces, paano daw yung configuration ng battery? ID, ano siya sir? 8S 2P ang mangyari. 8S 2P. 8 series and 8 series group is dalawa na kaparalel. Yes, Sir Jimmy. Tapos, sir, yun po sa nagtatanong. Kulang yung 50 niya. Dapat, 16 pieces yun. Huwag 50 na linya. Sorry. Akala ko 16. 15 ba sinabi? 16 bro, 16. Ah, 16. Ah, 16 ba? Mali ako pakinig. Bro, ayun, sir. Sa nagtatanong kay sir, kung sir, tinatanong kung may stock ka daw at magkano, PM ka na lang kayo, sir. Yun ang problema natin. Wala tayong stock ngayon ng brand new. Meron pa akong mga natitirang old stock. Daw, sir. Old stock daw, tinatanong niya. Meron akong old stock ngayon, 105 at saka 90 AH. Yung mga actual capacity ng mga yan is less than yung 105 ko. Actually, ang nakukuha ko lang capacity test, 102, ganyan, 101, 100. Hindi na siya umaabot talaga ng 105. PM na lang po niyo si sir sa pricing PM na lang sir pagka may mga katanungan sa mga related sa mga selling or something else. Kasi mahirap na pag ano. Tama sir. Baka sabihin natin all stock lang ang benta ni Sir Yasa eh. Ganun ang sasabihin sa akin eh. Babanatan na naman ako ng mga kundyan. Seller natin, mahirap na. Tama sir. Protection natin parehas. Meron pang tanong, Bro Mario? Ito puro scanning. Ayun. Habang wala pang tanong at naghihintay tayo, muli sinasabi ko, dun sa mga gustong mag-speaker sa atin, mag-message lang po kayo sa akin, kay Bro Mario, kay Bro Des, o kay Bro Carlo, para may schedule po namin kayo kung kailan tayo magla-live discussion sa about sa topic nyo. Sir Michael, kung plan ko separate SP... sa pala to. Loading ako. Sir Carlo, baka mabilis net mo. Nawala si Sir Carlo. Nawala eh. Nawala na. Nalaglag. Ako ngayon at mabilis eh kasi kahapon ang bagal. Kasi nung mga nakarang araw, ang bagal. Parehas tayo, sir. Yung nakaraan, nalalaglag ako. Kahit ngayon, hindi ako makapag-FB eh. Naka-zoom lang ako eh. Mabilis ang zoom eh, no? Mabilis eh. Hindi ganun kalaking ang kinakain ng zoom. Kaya... Optimize talaga siya. Oh, PM yata. Narinig ako. Si Sir Carlo pala. Salamat sir sa pag-share ng kaalaman. Nagchachapi na internet ko. Nagchachapi na. Sir, walang anuman. Walang problema yan. Hanggat maaari, kung may mga katanungan, sabihin nilang. So, open lang naman po tayo. Walang bayad. Hindi katulad ng iba dyan. May bayad. Ayun. Kaya...
kanina nga sinabi ko, una pala nagpapasalamat na ako kay Sir Michael Yasay na napagbigyan tayo na maging speaker natin about Live PO4. Dahil alam naman natin ngayon na in demand na talaga to, lalo na sa mga matagal nang na-addict sa solar, gusto nang sumubok sa Live PO4 kasi nasubukan na nilang ibang battery. Oh, kailangan na, actually ang kwan na ngayon, trend, hindi lang Live PO4 eh. Gumaganda na rin yung trend ng lithium cobalt oxide or mga 3.7 volts nominal cell like LG. Gumaganda na rin ang kanilang mga problema na thermal runaway. Hindi na nila nangyayari yun kasi na-optimize nila yung kanilang design tsaka process. Tapos yung bagong rising star din, LTO. Hindi yung Land Transportation Office, ha. Meron tayong lithium titanate oxide battery. Yan yung sinasabi nila na 20,000 cycles. Imagine mo yun. Wow. Di ba? 50 years. Mm. Napakaganda kung meron lang pagkakataon tayong magkaroon ng mga ganon. Actually, meron ako. How about naman, sir, sa pricing? Yung LTO, medyo mahal pa rin yata ngayon eh. Okay yon. Pero kung okay siya sa pricing, kung i-compare mo sa lahat ng battery. Kasi kung tama yung specification na 20,000 cycles, panis lahat ng battery na meron ngayon. Tama, sir. Ha? Kasi pag mag-cost ka, cost calculation ka, consider yung cycle, di ba? Hindi naman yung initial cost lang talaga eh. Hindi naman ganun eh. Para pag bumili ka na lang sa battery yung sasakyan, kamo na lang. Medyan. Medyo bili ka ng ditubig sa kasamitin ng spray ka mo. Warranty wise. 6 months sa 1 year. Yan ang din ang... At saka, ang tuhos mo doon, yung ganong katagal mo magagamit eh, compared doon sa pinambili mong pera eh. Kaya nga, baka after 1 year, bibili ka ulit. Yun na yung sakupan ng warranty nung tutuusin. Oo. Kaya kung may pera ka lang, mag-LTO ka na para... Ibang usapan tayo dyan sa LTO kasi hindi naman yung ano natin sa ngayon, hindi pa siya yung gano ka-popular sa atin. Ang wala Live PO4 talaga ngayon, talamak na eh. Pag sinabing Live PO4, maganda yan. Mga ganun na kagad eh. Diba? So, yun yung mga... Meron din akong pinag-aaralan ng mga ganyan. Meron din akong kinetesting ng mga... Kasi may mga cases na problem sa BMS, sa mga inrush current. May problema yan eh. Parating natatamaan yung kanyang charging at saka discharging MOSFET eh. So, kailangan natin ng... Ito ah, special secret na naman to. Sasabihin ko na para lang alam nila kung bakit nasisira yung mga BMS nila. So, may mga inrush current. So, yung inrush current, hindi yun, kasi transistor lang yun, MOSFET lang din naman ng kuha ng BMS. Ngayon, pag nasira yan, due to inrush current, wala ka ng BMS. Diba? Wala kang protection. So, ang gagawin lang natin is, magkaroon tayo ng pre-charge circuit. Ibig sabihin nun, kasi pag inon mo yung inverter, diba, ang lakas ng spark ng battery, pak, pag nilagay mo. Diba? Minsan nasisira pa yung terminal lag mo eh pagdikit mo ganun eh, di ba? Hanggang ngayon nagugulat kami. Kasi nagcha-charge yung capacitor ng inverter. Di ba? O kaya lalo na pag naka-on, di ba, naka-breaker ka naman, circuit breaker, pag on mo ng breaker, biglang babagsak din yun eh, di ba? Parang babalik mag-open kasi sa inrush current 'yon. So, ang ina-advise ko ngayon, ginagawa ko ng paraan is paano makagawa ng pre-charge circuit sa mga battery module. Sa mga high-end battery pack, meron na silang pre-charge circuit. Ang kanong sa mga DIY natin, wala. Kasi BMS direct na yan eh. Not unless yung BMS mo merong pre-charge circuit sa loob, which is hindi naman common. Yun, kailangan natin maglagay ng pre-charge circuit sa mga battery module para maprotektahan yung BMS. Yun naman ngayon, security naman doon sa security guard. Kapati pa. Bali, kung may security guard, dapat may baril din yung security guard pang protection niya. Parang ganon. Tama, bro. Yan ang ano dyan.
mga real life ex ano comparison. Mga. Sir, ito may sunod-sunod na consecutive question. Oh. Dami na nila bigla. Sa galing kay Sir Arnold ulit. Sir, okay lang ba na live PSO4 is babad sa absorption from 2 PM until hapon, may load pag magandang araw? Naputol. Naging bro, no. Ako'y nawala. Parang pagkakaintindi ko, kung 2 PM okay, nakababad na siya sa float absorption, hanggang 5 PM ba may load ganon? Parang ganon ba? Oh, maganda, until hapon may load pag magandang araw. Kasi ano yan eh. Kahit nga, yun nga, kaya nga ang sinasuggest ko, hanggat maaari, huwag na mag-float para kapag ka gumamit ka, automatic boost ka agad. So, may load man sa hanggang alas 5, magcha-charge pa rin yan hanggang alas 5 kasi nga hindi ka na nag-reach ng float eh, di ba? Floating, mga ginagamit mo. Pagka kasi nag-float, hihinto ang charging, di ba? Wala ka na ngayon. Hanggang sa ma-reach mo yung iyong boost return or bulk return voltage, something like that. Hanggat hindi niya ma-reach yun, hindi niya mag-boost eh, di ba? So, hanggat maaari, huwag ka nang mag-float. Ilapit mo lang yung float. Pag nag-float, balik ulit ng boost yan pag nag-glitch, bumaba dun sa float, eh, di ba? Kasi mataas na yung recovery voltage pagka malapit lang yung distance difference ng float at saka boost, malapit din yung recovery nun eh. Di ba? Pag bumagsak ka ng recovery, balik ulit ng boost. Parang cycle lang yun. Ang mangyayari, sa minimal na differences, magiging constant current na siya or constant voltage na siya. Hindi talagang maganda, sir. Ang difference lang, 0.1 lang talaga, ano? Oo. Hanggat maaari nga, kung kaya ng inverter mo, meron kasi ay ng SCC mo. Meron kasi mga SCC na ayaw niya ng ganun eh. Dapat mas malaki at ganitong voltage ang difference. May mga ganun eh. Hindi yun nasiset ng may mga conditions, kumbaga. May mga conditions na ganun eh. Ayan, ang susunod na tanong na dyan, sir, kung anong SCC o MPPT yung ganung klase na pwedeng i-close. Isa sa mga na-try ko is Victron, EP Ever. SNRE, meron din siyang ganun case po pwede sa user. Basta sa user lang po pwede. Ano pa ba? EP Ever. Yun lang naman ang na-try ko. EP Ever, Victron, saka SNRE, ano pa ba? Goodway, yun ang aking system pala. Ang aking system is Goodway Hybrid ES na meron akong 4 na BYD. So, 10 kilowatt hour battery pack. So far, pwede na yung 20 pesos, 30 pesos per month. At least, yun na lang ang bill ko. Okay na ako doon. Hindi ko masigur. Matagal-tagal 'yon. Matagal ma-achieve 'yon yung ganung ano. Bago laki pa ng load mo. Medyo malaki 'yon, sir. Dalawang aircon. Wow. Dalawang aircon yung office ko hanggang 4:30 ng hapon eh. On lang 'yan mula 8 o'clock hanggang 4:30 ng hapon. Sa bahay 'yan, gabi naman siya mag-ooperate pati tanghali pagka full charge ng battery kasi over yung aking PV. Sobra-sobra. Wala naman pa kaming net metering dito sa amin. So far, sa information na alam ko, wala pang na-approve dito sa amin. Ha? Ewan ko kay Sir Denz kung approve yung net metering Wilcon. Ng Wilcon. O sir, wala pa rin. Kaya dito sa Cagayan Valley, wala pa eh. Yun na. Yun ang problema dito sa atin. Pero kina Sir Juan meron, may BCA, meron na eh. Buti nga eh. Buti nga sa kanila. Sa atin, sir, dito kay Locos, meron daw dalawang pending application. Parang inaantay ata yung, ewan ko ba, inaantay sa, ano ba, mga documents na kailangan? Meron din dito sa pending yan. Malapit din sa inyo. Mababa naman ang bili. Kaya sabi malapit. Ko, ito ko na lang. Yan din sir, meron sa inyo. Malapit din downstream. Ang Cagayan. Pending din daw. Wow. Maraming nga, ano? Maraming pending. Maraming pending. Nahirap pa. Okay. Maraming pa.
Ako, napuputo na ako. Bro Mario, meron pa bang tanong? At bago tayo mamaalam at maghapunan? over time na tayo. Pero okay lang, wala namang problema. Wala man tayong pinag-aaral. Oh, last. Iba kasi, personal na eh. Dalawang... Okay, so marami nagpapasalamat sila, Sir Dennis Reyes. Okay, thank you rin po. Shout out pala sa aking tropa, si Sir ano Henry Agduma Jr. from Jensan. Yan, Sir, nabati na kita. Okay. Yes, Sir. Ilan daw po ba talaga ang battery voltage ng full charge ng Live PO4? Actually, ang full charge niyan is 3.65 volts. Yan yung talagang full. Pero hindi yan mag-stay sa 3.65. Babagsak yan. Ibig sabihin, hindi mag-stabilize sa 3.65. Not unlike sa ibang mga lithium cell na, kasi nga, hindi naman yun linear yung kanyang graph eh. Hindi kasi nila alam yung graph, kaya hindi nila alam kung bakit bumabagsak eh, di ba? So, ang better explanation dyan is tignan yung charge curve at saka discharge curve. Hindi yan magbabagsak. Meron pa nga nagsasabi, hindi mag-stay yan sa 3.65 dahil hindi naman bago yung cell pang ganun. Which is, bago, mapabago, mapa-old stock, hindi ko pa talaga napag-stay ng 3.65 yung aking mga cell. Wala pa akong na-experience na ganun. Parating pagka, kasi ang battery, ang Live PO4, parang bouncy yan eh. Ibig sabihin, parang bola yan. Pag umangat ang voltahe, bang, hihinto yung charging, 3.65 volts. Pero babagsak yan eh. Parang nagpa-fluctuate na gano'n, gano'n, hanggang sa ma-pull niya na ma-pull. Bouncy yan eh. Kahit anong gawin mo dun sa battery na yan, biglang tataas, tapos babalik na naman sa stabilized voltage. Ganon din sa discharge. Biglang bababa, pero babalik, aangat na naman ang voltahe. Magtataka ka bakit umangat ang voltahe? Kasi yun ang characteristic ng Live PO4. Isa siyang bouncy na battery pack. Di ba? Kung hindi mo siya alam yung kanyang characteristic, magtataka ka talaga eh. Bakit ganun? Bakit biglang bumaba eh? Tapos ang battery voltage ko pa pala is 12.8 pa. Nasa 50% SOC or something pa ako. Yun ang mga kadalasan na nangyayari, nakikita ko. Kasi nagbe-base sila sa voltage. Dahil nga, hindi nila alam yung discharge curve ng iyong battery or charge curve. Or hindi nila alam kung ano na yung nagamit mo ng amp hour sa battery or na-charge mo na sa battery. So importante dyan, meron tayong amp hour meter. Mura lang naman yan. Kahit Lazada or Shopee, marami dyan eh. Gawin dyan. Yeah. Sir, siguro last na, tanong ni Sir Anton Ke, dalawang battery bank independent charging, pwede ba parallel? Mayroong barrier lang na blocking diode? Ang blocking diode naman kasi, pagkakaalam ko dyan is, hindi ko pa na-experience eh, pero bakit kailangan mo pa ng blocking diode? Dahil individual, separate ba ng voltage? Or different chemistries ba sila? Parang ganon. Hindi naman eh. Kung hindi naman sila, parehas naman sila ng charging voltage, parallel mo na lang. Bakit kailangan pa ng blocking diodes, di ba? Parallel mo na lang. Kung hindi naman sila parehas ng chemistry, individual talaga. Kailangan mo separate kasi may maaaring masira dyan kung nakaparallel sila parati at iba naman ang parameter ng isa. Dalawang battery bank. Oo. Kasi dalawang battery bank, maglilink pa. Nakabasa ko nga ito kay Sir Anton. Dalawang battery bank independent charging pwede ba i-parallel? Kung parehas ang chemistry po, pwede. Kahit hindi ka na maglagay ng blocking diode. Pero kung hindi parehas ang chemistry, separate talaga sila. Kasi masisira yung isa. Halimbawa, mas mataas ang charging voltage ng isa, di masisira yung mas mababa. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Hindi na natin, yung blocking diode, kaya nga sinabi blocking eh, di ba? Hindi ka pwedeng dumaan. No entry. Yeah. Oh, no entry. Kailangan mo muna ng ano. Paano, bro, chat, ikaw muna natin. Magluluto na rin tayo. Muli po, sir. Maraming salamat po sa inyo, Sir Michael Yasay, sa pagpapaunlak sa aming maging speaker po namin. Sabihin mo, bro. Maraming salamat, sir. Agyamanak.
Oh. Okay, well, Akter. Thank you, sir. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you, sir. Thank you. Ulitin, sir. Okay. Salamat. Muli po, mga kasolarista, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming solar discussion. Habang naka-quarantine po tayo, sana'y marami po kayo natutunan sa amin. At muli po, stay at home po tayo, keep safe po tayo. Malalampasan din natin to. At bukas po, i-advise po namin kayo kung naka-good na po yung solar pump namin. Bukas hydroponics at saka solar pump po ang discussion bukas. Ayun, muli maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Bro Mario. Sige, sige bro. At yung mga ano, yung mag-chat chapi na si Sir Mario. Putol-putol ka, bro Mario. Putol-putol. Ibang hindi nasagot ngayon. Putol-putol ka, bro Mario. I-comment lang tayo sa kanila. Oo. Yung mga hindi po nasagot, siguro susubukan na lang po masagot dun sa comment na lang po. Ano ho? Out na po tayo. Pwede din naman yung PM nyo na lang ako. Pwede din naman, sir. Wala naman akong ano magagawa ngayon. Or PM nyo lang. Basta masagot ba natin eh. Walang problema. At salamat din. Ayun. Sana po may natutunan kayo sa aking munting presentation at sana po maliwanagan yung mga DIYers at saka newbie natin. At least alam nyo na mayroon na kayong idea kung paano mag-start at saka paano i-maintain yung iyong mga life PO4. At saka ano din yung mga hint na po pwedeng mangyari. Pwede natin gawin para ma-improve natin ang industriya ng life PO4. Tulungan lang po tayo kung may mga issues na nakikita. Sabihin lang po natin para may fix po natin yung mga problema. Ayun. Sigurado, sir, marami silang natutunan sa iyo. At kung yung may mga katanungan daw at gusto mag-message kay Sir Michael, pwede naman daw po para ma-entertain po kayo. Muli po, marami pong salamat. Kami po muna ay magpapaalam at wait nyo na lang po yung aming advice kung okay po yung tomorrow namin na solar pump at saka hydroponics na po. Ayun po, muli maraming salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi. Salamat. We're out in 5, 4, 3, 2, 1.